buong buhay ko. Desisyon mo na lang laging sinusunod ko. Kaya ngayon, hayaan mo naman akong piliin ang gusto ko, okay? At anong gusto mo? Ipahamak ang sarili mo? Nang dahil sa akin napapahamak ka, Noah. Distraction lang ako sa'yo, Noah. Ako ang apoy na sisira at susunog sa mga pangarap mo. Kailangan ba naging distraction ang pangarap ko, Mavi? Aniya sa masuyong boses na ikinatahimik niya. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Isa na yata sa pinakamasakit na pwedeng maramdaman ng isang tao ang magmahal sa maling pagkakataon. Yung tipong kayo na ngang para sa isa't isa pero nasa mali kayong panahon. Yung kayong dalawa ngang itinadhana, nasa mali kayong pagkakataon. Kahit na gaano yung kamahal ang isa't isa, mismong panahon na ang nagiging dahilan upang tuluyan kayong mawalay sa isa't isa. We have the right love at the wrong time, ika nga nila. Minsan ka na nga lang magmahal, pinagkakait pa ng mundo. Minsan na nga lang tumibok ang puso mo para sa isang tao, tadhana pa mismo ang gumagawa ng paraan upang mawalay kayong dalawa sa isa't isa. Ang sabi nila, kung mahal mo raw ang isang tao, gagawin mo ang lahat ng makakaya mong gawin para lang manatili kayo sa isa't isa. Kung mahal mo ang isang tao, magagawa mo siyang ipaglaban kahit na maubusan ka pa ng lakas. Sabay kayong lalaban at wala kayong pakialam sa kung sino man ang mabangga sa laban ninyong dalawa. Paano kung dumating sa puntong habang pinipilit niyong ilaban ang pagmamahalan niyong dalawa, tsaka lang niyo maramdaman ang sakit? Paano kung ang pagpaparaya lang sa isa't isang nakikita niyong paraan upang mawakasan ang sakit na yon at para na rin sa ikatatahimik ng lahat? Magagawa niyo bang saktan ang isa't isa? Magagawa niyo bang sumuko na lang para sa ikatatahimik ng lahat? O ilalaban niyo pa rin kahit na alam niyo na sa sarili niyong hanggang doon na lang ang hangganan ng relasyon ninyong dalawa? Kailan nga ba nagiging mali ang magmahal? Isang ngiti ang bumukas sa labi ng ginang na nakaupo sa upuan kaharap niya. Base sa ngiti nito, natitiyak niyang may ideya na namang namumuo sa isip nito ngayon, kaya naman hindi niya na naiwasang lihim na lang na mapabuntong hininga sa sarili niya. Desisyon, Mavi. Kailangan ko ng desisyon mo ngayon, Iha. Sambit pa nito. Nang hindi siya sumagot pabalik ay wala nang nagawa pa ang ginang kung hindi ang mapailing na lang sa dismaya. Ang buong akala niya kasi ay uurong ang bundot ng dalaga sa lahat ng pagbabanta niya rito magmula pa noong nakaraang linggo. Sa totoo lang ay may ilang beses niya na itong binalik-balikan sa pag-asang baka muling magbago ang isip ng dalaga. Ngunit mukhang nagkamali siya sa inakala niya dahil mukhang nananatili pa rin matigas ang desisyon nito para sa kanilang dalawa ng anak niya. Walang ibang nagawa si Mavi kung hindi ang manatiling tikom ang bibig habang nananatili pa rin nakayuko mula sa upuan niya. Wala siyang lakas ng loob na mag-angat ng tingin sa ginang dahil natitiyak niyang sa oras na mag-angat siya ng tingin dito at salubungin niya ang mga mapanuri nitong mga mata, alam niya sa sarili niyang katapusan niya na. Bahagya na lang siyang nagulat mula sa kinauupuan niya. Nang sandaling maglabas ito ng sobre at agadiyong nilapag sa harapan niya, dahilan upang wala na siyang ibang nagawa pa kung hindi ang mapabaling na lang ng tingin dito. Gusto kong layuan mo ang anak ko, Iha. Sambit nito sa kalmadong boses, kahit na naguhurumentado na ang puso ng dalaga ang kaharap niya ngayon. Gamitin mo ang perang yan para makalayo ka. Sapat na yan pambayad sa lahat ng utang ninyo ng pamilya mo. Gamitin mo para magtago sa anak ko. Gamitin mo sa pagpapaaral sa mga kapatid mo. Ipamigay mo, wala akong pakialam. Basta ang pakiusap ko lang sa'yo. Layuan mo si Noah. Eh, hindi ko po magagawa yun, ma'am. At mas lalang hindi ko po matatanggap ang pera niyo para lang layuan ko si Noah. Si Noah po ang gusto ko. At hindi matutumbasan ang pera niyong nararamdaman ko para sa anak ninyo. Aniya bago niya tinulak ang sobre pabalik sa ginang, napeke namang ikinaangat ng labi nito sa tinura ng dalaga. Si Noah po ang gusto ko. Kahit na kailan,
Hindi-hindi po ako tatanggap ng perang galing sa inyo. Kung si Noah lang din naman pong magiging kabayaran sa lahat ng pagtulong ninyo sa akin. Hindi mo ako naiintindihan, Mavi, iha. Sambit nito na animong may gusto pang ipahiwatig sa dalaga na hindi naman ito kinibo. Gustong maging doktor ng anak ko, iha. Noon pa man, pangarap namin yun ang daddy niya sa kanya. Simula nung naging kayo, nagsimulang bumaba ang grado niya. Nawala siya sa konsentrasyon dahil sa relasyon ninyong dalawa. Nawala siya sa konsentrasyon sa medical practice niya nang dahil sa'yo, Mavi. Maingat nitong sabit na ikinababa naman ang tingin ni Mavi sa kinauupuan niya. Ikaw ang distraction sa buhay ng anak ko, iha. Huwag mo nang hintayin ikaw pang maging dahilan sa pagkawasak ng pangarap namin ng mga magulang niya para sa kanya. Aminin man ni Mavi o sa hindi, ay may punto naman ang nanay ni Noah sa sinabi nito sa kanya. Matagal na silang magkarelasyon ni Noah at alam niyang sigurado na sila sa isa't isa. Seryoso sa pag-aaral at masasabi niya naman talagang matalino si Noah kaya alam niyang may pangarap din ito para sa sarili niya. Simula nang naging sila, naging vocal na ito sa pangarap nito para sa sarili niya. Gustong maging doktor ni Noah at natitiyak niyang pursigido talaga ang nobyo niya na maabot ang pangarap niya ngayon. Paano kung tama ang nanay ni Noah? Na siya at ang relasyon nila ang nagsisilbing distraction para sa pangarap ng nobyo niya. Kahit sino mang magulang ay may kanya-kanyang pangarap para sa anak nila. At tulad ng mga magulang ni Noah, alam niyang ganito rin ang gagawin ng mga magulang niya sa oras na maging sagabal na si Noah sa pag-abot ng mga pangarap niya. Kung kayong dalawa talagang itinadhana para sa isa't isa, mismong tadhana na ang gagawa ng paraan upang muling mag-cross ang landas ninyong dalawa ng anak ko. Sambit pa nito bago nag-iwas ang tingin sa kanya na ikinababa naman niya ng tingin. Sa ngayon, hayaan mo na muna ang anak kong maabot ang mga pangarap niya sa buhay. Hindi pwedeng hanggang dito lang si Noah, iha. Hindi pwedeng hanggang dito lang, anak ko. Hayaan mo ang tadhana na mismong gumawa ng paraan para sa inyong dalawa ng anak ko, Mavi. Kung kayo talagang para sa isa't isa sa tamang panahon, kayo talaga. Dagdag pa nito na hindi niya na muling kinibo. Wala sa sarili si Mavi nang sandaling maglakad siya patungo sa bus stop. Dumating na't lahat-lahat ang bus na sasakyan sana niya sa mga oras na yon. Pero wala pa rin siya sa sarili kaya naman muli niya ulit itong nakaligtaang parahin. Nang siya na lang ang tao sa lugar na yon, wala siyang iba na gawa kung hindi ang mapabuntong hininga na lang sa kinatatayuan niya bago siya nagdesisyong umupo sa upuang naroon. Paano kung tama ang nanay niya? Paano kung ang pakikipaghiwalay lang kay Noah ang nakikita niyang paraan para lang mapabuti ang nobyo niya at nang sa ganoon ay hindi na mahati ang atensyon nito sa medical practice na tinatapos niya at sa relasyon nilang dalawa na nasa bingit na rin ng pagkahulog. Paano nga kaya ako? Agad niyang nakagat ang dila niya mula sa pagsasalita nang sandaling may kung sino man ang nagtakip ng mga mata niya mula sa likuran niya. Amoy pa lang ng pabango nito ay kilalang kilala niya na kaya naman hindi niya na naiwasang mapangiti na lang sa kinauupuan niya. Hulaan mo kung sino ako, love? Arturo? Natatawa niyang sambit para lang masira ang magandang mood ng nobyo niya ng mga oras na yon. Tama ngang naisip niya dahil pagkatapos niyang banggitin ang pangalan ng lalaking unang pumasok sa isip niya, mabilis na siyang binitawan ni Noah na ikinatawan niya. Who the hell was that? Singhal ni Noah bago pa siya pinanood ang dalaga na umikot at umupo sa tabi niya. Kunod mo siyang bumaling sa nobya kaya naman hindi naiwasan ni Mavi ang matawa na lang. Sino Arturo? May bago na naman bang nambubulabog sa'yo sa ospital na yon? It's a joke. Gawa-gawa ko lang pangalan na yon. Kaya huwag kang mabugnot dyan, okay? Natatawa niyang sambit bago tumipid ang ngiti niya at muling nag-iwas ang tingin sa nobyo nang maalala ang naging kasunduan nilang dalawa ng nanay nito kanina. Labagman sa kalooban niya ang desisyon niyang ito ay wala na rin naman siyang magagawa pa. Para rin naman ito sa ikabubuti ng nobyo niya. Walang mangyayari kay Noah kung igugulang nito ang oras niya sa kanya sa halip na mag-aral. Balik ta rin man ang mundo o hindi, siya pa rin ang distraction at sagabal dito sa pag-abot ng mga pangarap ng binatang katabi niya. Kung alam lang sana ni Noah ang hawakan ng maayos ang oras at relasyon nilang dalawa. Ano nga palang kinagawa mo rito, Noah? Ang akala ko ba'y may duty ka ngayon? Tapos na ako. Actually, pinasalu ko muna ang lahat kay Doc Michael since napaagang pasok niya. Ano, Noah?
Gulat na sabit ni Mavie na tinawanan naman ang nobyo niya. Anong, hindi mo pwedeng gawin yun, Noah. Doktor ka. Alam ko. Natatawa nitong sambit kaya naman walang ibang nagawa si Mavie kung hindi ang dismayado na lang na napailing sa kinauupuan niya. Ngayon lang naman. And besides, tumango naman siya sa akin. Gusto ko lang naman makausap ka at makasama ka sa lunch kahit na ngayon lang. Nitong mga nakarang araw, nagiging busy na ako sa duty ko kaya pakiramdam ko. Malaki nang nagiging kawalan ko sa'yo bilang nobyo mo. Of course, importante ka sa akin kaya talagang gagawa at gagawa ko ng paraan para lang magkita tayo kahit na once a day lang. Noah naman, hindi pwedeng ganun. Hindi mo pwedeng ipasambot sa mga kaibigan mong doktor lahat ng trabahong ikaw dapat ang gumagawa para lang makahanap ka ng oras para sa ating dalawa. Sambit ni Mavie na hindi naman pinakinggan ni Noah. Hindi pwedeng palaging ganun ang setup nating dalawa. Kaya nga ngayon lang, hindi ba? Chill ka lang, Mavie. Wala namang mangyayaring masama ron since may dahilan naman ako. Sinabi ko naman na may importante lang akong lalakarin kaya... Walang ibang nagawa si Mavie kung hindi ang dismayado na lang na umiling sa binata na ikinanguso naman ito. Umalis siya sa pagkakaupo habang si Noah naman ay walang ibang nagawa kung hindi ang kunot noong tumingala sa kanya. Ito marahil ang nais iparating ng nanay niya kanina nung nakausap niya ito at nakiusap ito sa kanya. Marahil ay tama nga ito sa mga paratang nito sa kanya na siya ngang distraksyon ng anak nito. Paanong matatapos ni Noah ang practice niya kung mananatili sila sa ganitong klase ng setup at kung ipagpapatuloy niya lang ang ganitong klase ng gawain? Tingin ko kailangan na muna nating mag-cool off. Sambit ni Mavie ng sandaling makapagdesisyon. Ang iting nakaukit sa labi ni Noah kanina ay unti-unting naglaho nang dahil sa narinig niyang desisyon mula sa dalaga. Hindi siya makapaniwalang bumaling ng tingin dito. Kaya naman wala ibang nagawa si Mavie kung hindi ang magbaba na lang ng tingin at lihim na mapapikit. Alam niya kasi na ilang minuto na lang ay sasabog na si Noah sa kinauupuan niya dahil lang sa naging desisyon niya para sa relasyon na lang dalawa. Sa totoo lang ay wala naman talaga siyang balak na makipaghiwalay kay Noah. Pero nang sandaling marinig niya mismo sa bibig ng binata na binabaliwala na lang nito ang practices na kailangan niya sa propesyong papasukin niya, doon lang nabuo ang plano sa isip ni Mavie. Marahil nga siguro ay tama ang nanay niya. Siya ang distraction na alam niyang sisira sa buhay at pangarap ni Noah sa oras na hindi niya ituwid ang baloktot nitong pag-uugali ukol sa relasyong meron silang dalawa. Mavie! Natatawa nitong tawag sa kanya bago ito tumayo sa kinuupuan niya at marahan siyang hinarap na ikinaiwas niya na lang ng tingin. Anong sinasabi mo, Mavie? Hindi kita maintindihan. Gusto ko mag-cool off muna tayong dalawa. Aniya bago bumaling sa nobyo na ikinakunot naman ang noon ito. Kung hindi mo maintindihan ang bagay na yon, sige. Maghiwalay na lang tayong dalawa, Noah. Gusto kong maghiwalay na tayo ngayon. Wait! Dahil ba to sa pag-skip ko sa medical practices ko? Natatawang tanong ni Noah na hindi naman niya kinibo. Nabatid niyang seryoso si Mavie kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi ang malungkot muling humarap dito. Mavie, I'm sorry, okay? Sige, kung gusto mo, pwede naman akong bumalik sa ospital ngayon. Babawiin ko yung duty ko. Basta huwag ganito, please. Please, Mavie, huwag hiwalay. May iba pa akong dahilan kung bakit gusto ko na makipaghiwalay sa'yo, Noah. Buong tapang nasabit ni Mavie, kahit na may mga pagkakataong muntik na siyang matunaw sa kinatatayuan niya dahil sa mga mata ni Noah na animong may pagsusumamo habang nakatingin sa kanya. May iba na akong gusto. Nawala na ang nararamdaman ko para sa'yo, Noah. At tingin ko, tama ang mama mo. Nadidistract ka lang sa akin kaya hindi mo magawa ng maayos yung trabaho mo. Si mamang dahilan? Tanong ni Noah bago gumuhit ang sakit sa mukha niya, bago tuluyang bumagsak ang mga balikat niya sa dismaya. Huwag mo sabihin sumusuko ka na dahil lang sa binantaan ka na naman ni Mama, Mavie. Hindi niya ako binantaan, Noah. Ano palang dahilan kung bakit nakikipaghiwalay ka sa akin ngayon, Mavie? Tanong ni Noah bago niya nakita ang panunubig ng mga mata nito sa sitwasyong iyon
Kaya naman hindi niya naiwasang mag-iwas ang tingin dito. Dahil lang sa sinabi ni Mama sa'yo, makikipaghiwalay ka sa akin, Mavi. Sasayangin mo ang 4 na taon dahil lang sa pakiusap sa'yo ni Mama? Noah, akala ko ba wala suko ang mangyayari, Mavi? Ilalaban natin dalawa to, hindi ba? Nangako tayo sa isa't isa, hindi ba? Aniya bago siya natatawang umiling sa dalaga, lalo na nang mag-iwas ito ng tingin sa kanya. Ano nang nangyari sa pangako mo, Mavi? Susuko ka na lang? Nire-respeto ko lang ang gusto ng mama mo, Noah. Paano naman ang gusto ko, Mavi? Tanong ni Noah na punong-puno ng pagsusumamo na ikinalambot ng puso niya. Paano yung gusto nating dalawa? Hindi mo malang ba ako ipaglalaban? Handa kong ipaglaban ka, Mavi, oh. Kung gugustuhin nating dalawa, kaya kong umalis sa poder ng mga magulang ko para lang. Iyan ang sinasabi ko, Noah. Punto ni Mavi na hindi man kinibo ng nobya niya. Iyang ugaling yan ang sinasabi ko sa'yo. Hindi pwedeng sumuko ka na lang sa profesyon mo dahil lang sa ako lang ang nakataya rito. Isipin mo naman ang buhay mo, Noah. Isipin mo naman ang pangarap mo. Pangarap na mga magulang mo para sa'yo. Walang mangyayari sa'yo kung ako na lang palaging pipiliin mo sa araw-araw. Wala akong ibang pinangarap sa buhay ko kung hindi ang makasama ka lang, Mavi. Sabit ni Noah na dismayado niyang inilingan. Kaya kitang ipaglaban. Kaya kong pagsabayan ng lahat. Kaya kong tapusin ang lahat kung gugustuhin ko. Basta't kasama lang kita. Pero ayoko na, Noah. Nagsasawa na ako sa'yo. Sa sitwasyon nating dalawa. Samang-sawa na ako, Noah. Aniya bago bumaling sa binata, na ngayon ay nagugulat na nakatitig sa kanya. Hindi ba? Nasabi mo na sa akin noon na kahit na anong mangyari, handa kang gawin lahat ng gusto ko. Gusto kong palayaan mo ng sarili mo sa relasyon nating to ngayon, Noah. Gusto kong maghiwalay na tayo. At nang sa ganun magawa mo ng maabot lahat ng pangarap mo sa buhay. Gusto kong maging doktor ka. Wala sa usapan natin anong palayain ka ngayon, Mavi. Sabit ni Noah bago bumaling sa dalaga na dismayado niya namang inilingan. May muntikan pang tumakas sa mga luha sa mga mata ni Mavi, ngunit mabuti na lang at mabilis niya iyong napigilan sa pagtulo. Ginawa niya ang lahat ng makakaya niya para lang magmukhang malakas at matapang sa harap ng nobyo niya. Kahit na may minsan na rin ginusto niyang matunaw sa mga titig nito sa kanya ngayon. Ganito pa lang talaga kahirap magpanggap. Hindi mo alam kung hanggang saan ka magmumukhang matapang at matatag sa harap ng taong yon. Ni hindi mo malang alam kung may hangganan ba talaga ang tapang na iyon o ano. Hindi mo ba talaga ako kayang ipaglaban, Mavi? Kahit na ngayon lang? Tanong nito sa kanya na bahagya niyang ikinatigil bago siya nag-iwas ang tingin dito. Kasi ako, kayang-kaya kitang ipaglaban. Pero kung... Bagyang natawa si Noah sa harapan niya bago siya nag-iwas ang tingin sa dalaga. Walang ibang nagawa si Mavi kung hindi ang mag-iwas ang tingin sa nobyo. Hindi niya alam kung paanong kakausapin si Noah ng maayos. Alam niya kasi sa sarili niyang hindi siya ganong kadaling mapapalaya ni Noah. Pera na lang kung buo ng desisyon mo sa pagsuko. Kahit na gusto rin kumang ipaglaban ka sa mga magulang ko. Kung ayaw mo na, wala na rin ako magagawa pa. Mahinang sambit ni Noah, dahilan upang nagugulat siyang muling lumingon sa nobya niya. Hindi ko alam na ganito mo lang pala ako kadaling isusuko. Pagkatapos ang lahat ng nangyari sa ating dalawa. Noah, kinagawa ko to para sa ikabubuti mo. Kinagawa mo to para sa ikabubuti ko? Ang saktan ako? Tanong ni Noah bago peking natawa at nag-iwas ang tingin sa dalaga. Hindi nakakabuti para sa akin itong ginagawa mo, Mavi. Sa ginagawa mo ngayon, mas lalo mo lang akong nilulubog sa sarili kong hukay. Noah, pero siguro tama ka. Tanong ni Noah bago walang bahid ng tuwang umiti sa kanya. Baka nga marahil ikaw ang distraction sa buhay ko, Mavi.
aniya pa bago siya tumango sa dalaga at ngingisi-ngisi nag-iwas muli ng tingin dito. May kirot na naramdaman si Mavi sa puso niya nang dahil sa narinig mula sa binata. Wala siyang karapatang masaktan dahil siya naman ang may kagustuhan nito, hindi ba? Ginusto niyang sumuko na lang sila sa relasyon nilang dalawa. Siya ang may kagustuhan ng lahat ng to, kaya bakit siya magkakaramdam ng sakit o kirot sa dibdib niya? Sa pagpayag ng nobyo niya sa pakikipaghiwalay niya rito? Noah, ginagawa ko lang talaga to para sa'yo. Alam ko, Mavi, hindi mo na kailangan ulit-ulitin sa akin para ipamukha na nakikipaghiwalay ka na ngang talaga. Sabit pa niya, bago siya ngumiti sa dalaga na hindi naman ito ginantihan. Sige, Mavi. Kung ito ang desisyon mo, at kung ito ang tanging paraan na nakikita mo para lang mapabuti ako, sige. Mas makakabuti nga siguro na maghiwalay na lang tayong dalawa. Tingin ni Noah hindi niya na magawa pa ang kontrolin ng luha niya sa mga oras na yon. Kaya naman bago pa man iyon bumagsak sa harap mismo ng babaeng nagpapatibok sa puso niya, mabilis niya ang tinalikuran ng dalaga at nagmamadali nang naglakad paalis sa lugar na yon. Kanina lang ay may plano na siyang mag-propose sa dalaga. Sa totoo nga lang, excited na siyang gawin ang bagay na yon noong araw na yon. Si Michael na rin mismo ang nagbigay sa kanya ng suhestyon na agahan ng pag-alis dahil nga sa maging siya ay masaya para sa kaibigan. Ganun na lang din ang gulat at panghihinayang niya nang sabihin sa kanya ni Noah ang tungkol sa desisyon ni Mavi. Ano? Gulat nitong tanong sa kanya dahilan upang bahagya pang mapalingon sa kanyang ilan sa mga pasyenteng naroroon sa ward na yon. Umusog siya palapit kay Noah na ngayon ay wala na rin kibo sa nangyari. Anong iwalay na kayong dalawa ng girlfriend po? Ay, ang akala ko ba handa na kayong dalawa? Handa na nga kaming dalawa. Mama ko lang ang problema. Sagot ni Noah bago siya nito tinalikuran. Sa totoo lang ay wala siyang planong ilaglag ang dahilan ng hiwalayan nilang dalawa. Wala lang talaga siyang pagpipilian dahil halata na sa mukha ng kaibigan niya na hindi ito matatahimik hanggat hindi nalalaman ang dahilan ng kawalan niya sa hulog sa duty nila ngayon. Pero bakit? Muli nitong tanong bago ito lumipat at tumarap sa kanya. So ano meron sa nanay mo? Bakit ayaw niya? Hindi boto sa relasyon ninyong dalawa? Okay naman silang dalawa ni Mama. Pero bakit nga, Noah? Tanong pa ni Michael na hindi niya alam kung paano niya ang ipapaliwanag sa kaibigan ng lahat. Hindi ako makapaniwalang pumayag ka makipaghiwalay kay Mavi nang dahil lang sa nanay mo. Parang ang hirap paniwalaan eh. Ikaw? Susuko? Parang hindi ikaw yung Noah na nakilala ko. Kilala kita. Kaya mong gawin ang lahat ng makakaya mo para dyan sa girlfriend mo. Eh kinakaya mo ang doblehin ang duty mo para lang magkaroon ka ng oras sa kanya pagkatapos. Marami pang sinabi sa kanya si Michael na hindi niya pinakinggan pa. Tama nga naman ang kaibigan niya. Kaya niyang gawin ang lahat para lang sa ikabubuti nilang dalawa ni Mavi. Handa nga siyang baliktarin ang mundo para lang sa kanilang dalawa. Pagkatapos ngayon ay... Sakripisyo bang matatawag ang bagay na yan? Tanong ni Noah sa sarili. Kasabay ng paglingon sa singsing na nasa pulang kahon na hawak niya. Naroon siya sa labas ng ospital kung saan nagtatrabaho si Mavi. May ilang araw na rin silang hindi nagkikita ng dalaga pagkatapos ng nangyari sa kanilang dalawa. Sinubukan niya rin itong padalhan ng mensahe kagabi, ngunit hindi naman ito sumasagot sa kanya. Maging sa tawag nga, hindi ito sumasagot, kaya naman, hindi niya na naiwasan pang makaramdam ng lungkot. Desidido ka na ba talaga sa desisyon mo, Mavi? Muli niyang bulong sa sarili bago malalim na bumuntong hininga sa kinatatayuan niya. Desidido ka na ba talagang saktan ako sa ganitong paraan? Dagdag pa niya. Nakita niya mula sa malayo ang mga nurses na kaibigan ni Mavi sa ospital na yon. Napansin din naman siya ng mga ito na nakatayo roon sa direksyon niya, kaya naman hindi na sila nagdalawang isipan na magtungo roon sa direksyon niya. Hindi niya naiwasang pagmasdan ang mukha ng mga ito habang papalapit ito sa direksyon niya. Ang ilan sa kanila ay animong may lungkot sa mga mata habang nakatitig sa kanya, at ang ilan naman ay may binubulong sa isa't isa na animong may sikreto silang ayaw na iparating sa kanya. Alam na kaya ng mga ito ang nangyari sa kanilang dalawa ni Mavi? Doc! Bati ni Archie nang sadaling makalapit sila rito. Malayo pong hospital niyo rito ah.
May bibisitahin po ba kayo? Wala. Aniya bago tahimik na ngumiti at bumaling sa kanila. I wonder kung nag-duty ba si Mavi ngayon? Gusto ko lang sana siyang kamustahin. Walang ibang nagawa ang mga kaibigan ni Mavi kung hindi ang bumaling ng tingin sa isa't isa. Napansin ni Noah na nagpalitan ang tingin ng mga ito kaya naman hindi niya na naiwasang lihim na lang na magtaas ng kilay. Napansin naman ni Grace ang pananahimik ng mga kaibigan niya. Kaya naman siya na lang naglakas ng loob na sumagot sa katanungan ni Noah. Sa totoo lang po niyan, Doc, may ilang araw na po siyang hindi pumapasok. Sa mismong opisina na namin nalaman kanina na umalis ng araw siya rito. Ang sabi nila ay nagpalipat daw ng ospital. Hindi raw kinaya ang pressure kaya... Aniya bago nagkibit ng balikat na ikinatigil ni Noah. Sa totoo lang po ay wala talaga nakakaalam ng totoong dahilan ni Mavi, Doc. Kami nga po mga kaibigan niya rito, hindi niya napagsabihan na aalis na nga siya. Pati kami nagulat na lang sa nalaman namin kanina. Eh, hindi po ba sinabi sa inyo ni Mavi, Doc? Tanong ni Bridget na malungkot niyang inilingan. Paano po kayo niyan kung ganun? Maging siya, hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong na iyon. Sandali nga lang. Alam na nga ba ng mga ito na hiwalay na silang dalawa ni Mavi? Hiwalay na kaming dalawa. Sagot ni Noah sa kanila na ikinagitla nila. Magdadalawang linggo na kaming hiwalay. Eh hindi po kaya may problema yung babaeng yon? Tanong ni Archie na hindi niya nalang sinagot. Wala namang ibang nabanggit si Mavi sa kanya kaya naman maging siya ay walang kaalam-alam sa mga nangyayari sa dalaga. Ang sabi naman ng mga kaibigan niya ay wala naman daw problema sa pamilya at trabaho ang dalaga. Kaya naman pala isipan pa para sa kanya ngayon ang dahilan nito sa pag-resign sa trabaho. Siya na mismo ang nagsabi na pahalagahan niya ang profesyon niya. Pero nasan siya ngayon? Sa kabilang banda ay mas nais na lang ni Mavi na umuwi sa probinsya kasama ang mga magulang at kapatid niya. Sa katunayan nga ay nasa plano na rin ito ng mga magulang niya noon pa man. Sadyang nataon lang din sa pakiusap sa kanya ng nanay ni Noah kaya neto siya ngayon. Mavi! Agad na bumukas ang ngiti sa labi niya nang muli niya makita ang kababata niyang si Maple. Tulad ng dati, ang malalaking braces muli ang unang bumungad sa kanya nang sandaling umiti ito sa kanya. Isa iyon sa mga bagay na namiss niya sa dalaga kaya naman hindi niya na napigilan ang sarili niya at dali-dali nangang tumakbo sa direksyon nito upang yakapin ang kaibigan. Ang tagal na nating hindi nakita. Ilan na nga ulit? May 8 years na ba? Natatawang sambit ni Maple bago malaki ang ngiting bumaling kay Mavi na ikinangiti naman ito. Ang laki na nung pinagbago mo ah. May dilig na ba? Sira ulo ka talaga. Hindi ka pa rin nagbabago hanggang ngayon. Natatawang sambit ni Mavi sa kanya na tinawanan niya na lang. Buti na padaan ka rito sa bahay. Nabanggit lang sa akin ang tiyahin ko. Naririto ka nga raw, kayo nila tita, kaya hindi na ako nagdalawang isipan na dumiretso rito. Sa katunayan nga, kagagaling ko lang sa palengke. Nakasalubong ko lang siya dyan sa kanto, kaya nabanggit sa akin. Natatawang sambit ni Maple na ikinangiti naman ni Mavi. Ikaw ah, balita ko kumuha ka ng nursing. Ano ng balita? Okay naman, tapos na. Naghihintay na lang ako ngayon ng tamang pagkakataon para muling bumalik sa trabaho. Sa ngayon ay magpapahinga na muna ako. Aniya bago nagkibit ng balikat na nakangiti naman itong tinanguan. Ikaw ba? Tulad mo, Mavi, may duty nga ako mamaya eh. Sambit ni Maple sa kanya na marahan namang tinanguan. Nariyan ba si tita? Oo, halika, pumasok ka na muna sa loob. Paanyaya ni Mavi sa kanya. Pinanood niya maglakad patungo sa loob ng bahay nila si Maple bago siya nagdesisyong bumuntong hininga at tuluyan na nga sinarado ang gate ng bahay nila. Isa sa mga dahilan kung bakit tuluyan na siyang napapayag ng mga magulang niya na umuwi roon ay dahil nga sa gusto nilang iparana sa anak nila ang kagandahan ng probinsya. Tulad nga ng sinabi ni Maple kanina, may 8 taon nang nakalilipas simula nang huli silang bumalik dito. Sasamantalahin niya na lang din siguro ang pagkakataong yun upang makapagpahinga tuluyan na ngang kalimutan ng kung ano mang tinatapos niya sa syudad may 2 linggo nang nakalilipas. Minsan na hindi niya naiiwasang isipin si Noah kung kamusta na nga ba ito, kung nakamove on na nga bang talaga ito, kung tinanggap niya na nga kayang tapos na sila, o kung sakali mang hinahanap nga ba siya nito nung umalis sila sa syudad.
ni minsan na hindi kailanman pumasok sa isip niya na magpaalam sa mga kaibigan niya sa ospital. Dahil natitiyak niya kapag ginawa niyang bagay na yon, alam niya makakarating kay Noah ang address ng bahay nila sa probinsya ngayon. Ayaw niya namang mangyari yon dahil natitiyak niyang gagawa at gagawa ng paraan si Noah para lang muling mapalapit sa kanya. Alam niyang mahal na mahal siya ni Noah at gagawin ng binata lahat ng makakaya niyang gawin para lang muli silang magkasama. At ayaw naman niyang gawin yon ng binata. Tama ang nanay niya. Siya ang distraction sa buhay ni Noah. Kung hindi siya nakipaghiwalay rito, may malamang pasamalamang na baka nga tuluyan na ngang naligaw ng landas si Noah ngayon. Ayaw niya namang dumating sa punto na balang araw ay sisihin ni Noah ang sarili niya dahil lang sa pinili niyang dalaga. Ayaw niyang mangyari yon, kaya naman bago pa man lumalim ang lahat, siya nang gumawa ng paraan upang putulin ang kailangang putulin. Ginawa ni Mavi ang lahat ng makakaya niya para lang kalimutan si Noah. Ginugol niyang oras at ang buo niyang atensyon sa pagpapahinga. Hanggang sa makalipas ngang isang taon, muli siyang nagdesisyon na maghanap ng trabaho sa ospital na pinapasukan ni Maple ngayon. Sa kabutihang palad ay unti-unti niya nang nakakalimutan si Noah. Maging ang mukha nito ay unti-unti niya nang nakakalimutan. Ngunit hindi niya rin naman masasabing tuluyan ang nakalimutan ng binata dahil hanggang ngayon ay ito pa rin ang tinitibok ng puso niya. Kahit na may isang taon na rin ang nakalipas. May isang taon na ang nakalipas simula na maghiwalay silang dalawa. Ngunit hanggang ngayon ay nasa alaala niya pa rin lahat ng salitang binitawan ni Noah noong mga panahong naghiwalay silang dalawa. May apat na taon na ang nakalipas. Ngunit hanggang ngayon ay nakatatak pa rin sa alaala niya ang lahat. Kamusta na kaya siya? Bulong niyang tanong sa sarili, kasabay ng marahang pagbuntong hininga. Niminsan ay hindi pumasok sa isip niya na maling buksan ang cellphone niya kung saan siya may contact sa dating nobyo at mga kaibigan niya sa ospital. Simula kasi nung umuwi sila sa probinsya ay nagdesisyon na siyang bumili ng bagong cellphone at nang sa ganon ay tuluyan niya na rin maputol ang koneksyon niya sa lahat ng mga nakakakilala sa kanya sa syudad na yon. Hindi naman sa wala siyang amor sa mga ito. Alam niya kasing iyon lang din ang tanging paraan para makalimutan niya ang lahat ng nangyari roon. At nang sa ganon ay tuluyan na rin siyang makalimot sa sakit na dala ng kahapon. Mavi, halika na! Tawag ni Maple sa kanya. Wala siyang ibang nagawa kung hindi ang bumuntong hininga bago siya nagdesisyong umalis sa pagkakaupo at tuluyan na nga dumiretso sa labas ng bahay. Pagkatapos ng halos isang taon niyang pananatili sa bahay, ngayon lang ulit siya nakatuntong sa ospital kaya naman hindi niya rin naiwasang makaramdam ng paninibago, lalo na nang hinatid siya ni Maple sa opisina ng head. Mabait si Ma'am at maganda ang background mo sa syudad kaya alam kong tatanggapin ka agad. Sabit ni Maple bago siya nito pinagbuksan ang pintuan at agad na ngang tinulak papasok sa loob. Ang ngiti agad ng head ang sumalubong sa kanya, kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi ang ngumiti pabalik dito kahit na nakakaramdam siya ng kapiranggot na nerbyo sa sistema niya. Ikaw si Mavery Swedan, ano? Tanong nito na marahan niyang ikinatango. Bakit sa dinami-rami ng ospital na pwede mong piliin? Bakit ka dinala ng mga paamorita sa Santa Rosa? Bakas ang kuryoso sa boses nito, kaya naman hindi niya naiwasang mangiti na lang. Kumpara sa syudad, mas malawak ron. Hindi tulad dito na kulang ang mga kagamitan. Kulang pa sa tao. Hindi naman sa pangingialam ha. Gusto ko lang talagang malaman ang dahilan mo, iha. Alam ko po kasi na mas nangangailangan ng tao sa maliit na ospital tulad ng Santa Rosa. Hindi naman po importante sa akin kung kulang nga ba sa kagamitan ng ospital na papasukan ko o ano. Ang importante po para sa akin ay ang makatulong sa mga taong walang-wala talaga. Aniya na marahan naman itong tinanguan. Bukod po ron, tahimik kasi rito sa bayan kaya dito ko na lang ninais sa pumasok. Aniya. Walang ibang nagawa ang head kung hindi ang marahang tumango sa sinabi niya bago niya pinagmasa ng mga dokumento na ibinigay ni Mavi sa kanya kanina. Nagtagal ang tingin ng head sa impormasyon na nakasulat doon kaya naman hindi na nito naiwasang tumango na lang sa sinabi niya. Pareho pala kayo nang galing sa syudad ng doktor na papasok dito mamaya tulad mo. Sambit ng head na marahan niyang tinanguan. Pareho rin kayo ng pinasukang medical school. Ang pinagkaiba nga lang, dumiretso siya sa pagdudoktor. Marami pa itong binanggit sa kanya kaya naman hindi na siya nagtakapan ang sandaling inabot siya ng 2 oras sa opisina nito. Sa lobby na sila nakita ni Maple at tulad ng nakagawian,
Gulat at pagkatuwa agad ang bumungad sa mukha nito nang binanggit niya rito ang umpisa na ng duty niya mamayang gabi. Sabi sa'yo eh, sambit nito bago siya bumaling sa relos na suot niya. Sige na, mauuna na ako. May rounds pa kami ngayon. Sa ngayon ay umuwi ka na muna at nang makapagpahinga ka na rin, umpisa na ng kalbaryo mo mamaya. Natatawa nitong sambit na tinawanan niya na lang. Bago siya tuluyang lumakad papalayo ay muli siyang tinawag ni Maple kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi ang muling bumaling ng tingin dito. May inabot siyang puting mask kay Mavi kaya naman walang ibang nagawa si Mavi kung hindi ang taas kilay nitong tanggapin. Medyo maganda ang ihip ng hangin ngayon, Mavi. Kapag pumasok ka mamaya, huwag mong kakalimutang magsuot ng jacket. Bili nito na kahit nalilito ay tinanguan niya na lang. Sa paglalakad palabas ng hospital ay nanatili lang ang titig niya sa mask na ibinigay ni Maple sa kanya. Kaya naman hindi niya na rin namalaya na may babae nang bumangga sa kanya nang dahil sa kawalan ng titig niya sa dinaraanan. Pasensya na po, Doc. Aniya sa doktor nang kunot noo siyang binalingan nito ng tingin. Si Mavi na rin mismo ang dumampot ng mga papel na nahulog ng doktora kaya naman wala na itong ibang nagawa pa kung hindi ang tumangu sa kanya bago niya tinanggap ang mga papel na nahulog niya kanina. Sa susunod, mag-ingat ka. Sabit nito na ikinatipid ng ngiti niya. Wala ka sa bahay. Dagdag pa nito bago umirap kay Mavi at agad na ang nilagpasan ng dalaga. Sumit. Nakangusong ani ni Mavi sa sarili niya bago siya nagkipit ng balikat at umalis na nga sa lugar na yon. Sa mga sumunod na oras ay ginawa lang ni Mavi lahat ng kailangan niyang gawin. Tulad ng bilin ni Maple sa kanya, nagpahinga lang siya sa kwarto niya at natulog upang mag-ipon ng lakas. Tama kasi si Maple sa sinabi niya dahil magmula mamayang gabi, magsisimula na ang kalbaryong pinakahihintay niya na may isang taon niya na rin hindi naranasan. Oh, balita ko, duty mo na mamaya. Tanong ng nanay niya nang matanaw siya nitong lumalabas sa kwarto niya. Tumango siya rito bago siya dumiretso sa salas kung nasaan to at nakaupo at nagkakape. Huwag mong kakalimutang magdala ng pangdoble mamaya ha, medyo malamig ngayon. Usong ubot sipon kaya kailangan mong mag-ingat. Baka mamayan yan eh, unang week mo pa lang magkasakit ka na kaagad. Wala sa bukabularyo ko yan ma, prone ako sa mga ganyan. Nakangiti niyang biro, napabiro naman itong inismera na tinawanan niya na lang din. Pareho talaga kayong dalawa niyang si Noah. Alam mo, Mavi, kung hindi mo lang talaga boyfriend yung lalaki yon, baka inisip ko nang siyang nawawalang anak ng tatay mo. Biro pa nito. Agad naman na natigilan si Mavi sa pagtitimplan ng kape nang muli niyang marinig ang pangalan ni Noah sa bahay nila. Dati ay madalas silang bisitahin ni Noah sa Maynila. Alam din naman ang pareho nilang mga magulang na may relasyon sila. Kaya naman hindi alam ni Mavi kung bakit pa nga ba siya nagugulat sa tuwing mapag-uusapan si Noah ng mga kasama niya sa bahay. Marahil ay nararamdaman niya lang ito ngayon dahil hiwalay na silang dalawa kagaya nun. Niminsan na hindi niya ipinalam sa ibang tao na hiwalay na silang dalawa ni Noah. Kaya naman natitiyak niyang sa oras na malaman ng mga magulang niya na hiwalay na silang dalawa, mukhang alam niya na rin ang magiging reaksyon ng mga ito sa oras na malaman nila ang tungkol sa bagay na yon. Ikaw si Nurse Mavery? Sabi ng isang nurse sa kanya na nakangiti niyang tinanguan. Sonia nga pala, ako nga palang inatasan nila na maglibot sa'yo at magpakilala sa'yo sa lahat. Wala pa kasi si Maple at may inaasikaso lang sandali, pero nasabi niya na rin sa akin na magkaibigan daw kayong dalawa. Sabit nito pagkatapos niyang tanggapin ang kamay nito nang matapos itong magpakilala sa kanya kanina. Nurse Mavi na lang, Nurse Sonia. Sambit nito na nakangiti naman itong tinanguan. Si Sonia ang nagpakilala sa kanya sa lahat. Halos makarandom nga siya ng hiya nang sandaling maipakilala siya ni Sonia sa magiging senior niya sa pananatili niya roon. Gusto niya ngang lumubog sa kahihiyan sa harap ng doktorang nasa harapan niya na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang kunot noo siyang pinagmastan magmula ulo hanggang paa. Ikaw yung babaeng bumangga sa akin kaninang umaga, no? Seryosong tanong nito na nahihiya niyang tinanguan. Oh well, ako nga pala si Doktora Gonzalez at ako magiging senior mo rito. Ako magmamonitor sa'yo for the meantime kaya make sure na hindi ka papalpak. Mariwanag ba? Yes ma'am. Ayoko rin sa mga tatanga-tanga kaya umayos kayo. Sambit nito sa iba pang nurses na tulad niya ay baguhan lang din. Bawal ang chikahan habang nasa duty. Don't talk about your patients and be responsible. Wala kayo sa palengke para pag-usapan ng buhay ng may buhay.
Maliwanag ba yun? Aniya na tinanguan na lang nila. Nang umalis si Doktora Gonzales at saka lang lumapit sa kanya si Maple at Sonia, na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang magsikuhan habang nagbubulungan. Taas kilay siyang bumaling sa mga ito kaya naman wala silang ibang nagawa kung hindi ang umiti na lang kay Mavi. Huwag kang mag-alala, Mavi. Ganyan lang talaga si Doktora Gonzales. Pero kapag nahuli mong kilitin yan, goods ka na agad. Sambit ni Sonia na ikinanguso niya na lang. Tumango si Maple sa kanya bago siya lihim na kumindat sa kaibigan. At saka, hindi lang naman ikaw ang binugahan ni Doktora Gonzales. Isipin mo na lang na hindi talaga para sa iyo yung sinabi niya kanina. Suggestion pa niya bago sila nagtawanan na ikinangiwi na lang ni Mavi. Nang gabi yun ay naging maganda naman ang takbo ng chef ni Mavi. Dahil nga sa eksperyensyado na siya sa trabaho niya yon, hindi na rin naman siya kinailangan pang bantayan ni Sonia. Kaya naman mas lalo lang ding gumanda ang tingin ni Doktora Gonzales sa kanya kahit na nung una ay halos bugahan din siya nito ng apoy. Isang oras na lang, end na lang shift ko. Patuloy lang sa pagkwento si Maple. Walang ibang nagawa si Mavi kung hindi ang makinig na lang sa mga kwento ni Maple tulad ni Sonia habang naglalakad sila sa koridor. Sa kabilang banda naman ay walang ibang nagawa si Michael kung hindi ang kunot noong pagmasa ng papel na ibinigay sa kanya ng nurse na kasama niya. Okay na to, pakihanda na lang ng mga ibiniling ko sa'yo kanina. Aniya sa nurse bago siya bumaling sa direksyon kung nasaan sila Mavi. Agad na naningkit ang mga mata niya lalo na nang makita niya ang pamilyar na mukha ni Mavi sa ospital na yon. Hindi niya alam kung tama ba ang nakikita niya. Bahagyang nakatagilid si Mavi sa direksyon niya, kaya naman hindi niya maaninag ng maayos ang itsura nito. Sandali nga lang. Ani ang bulong sa sarili bago niya inayos ang salaming suot niya. Si Mavi rin ba yung nakikita ko? Dagdag niya pang bulong. Hindi niya rin naman makumpirma ng maayos ang nakita niya, lalo na nang sandaling matabunan pa ng ibang pasyente ang direksyon kung nasan si Mavi at ang mga nurse sa kasama niya. Nang sandaling makanakaw naman siya ng tingin ay wala na rin ang mga ito sa direksyon nito kanina, kaya naman hindi niya na naiwasang makaramdam ng inis sa sarili. Paano ngang talaga kung tama nga na si Mavi ang nakita niya kanina? Ano na lang kayang mararamdaman ni Noah kapag nalaman niyang nagtatrabaho lang din sa iisang ospital ang ex-girlfriend niya at siya? Nakangiting dumiretso si Michael sa ward kung nasaan si Noah. Tulad ng nakagawian ay seryoso na naman ito sa trabaho niya, kaya naman hindi niya naiwasang makaramdam ng tuwa sa maaaring maging reaksyon ni Noah sa oras na malaman niyang nasa iisang ospital lang sila ng babaeng may isang taon niya na rin hinahanap noon. Guess what, Noah? Aniya na hindi naman kinibo ng kaibigan niya. Hulaan mo kung sino nakita ko kanina sa pangalawang palapag. Mapanukso niyang sambit bago siya bahagyang natawa. Sa halip na bumaling ng tingin sa kanya si Noah, ay wala itong ibang ginawa kung hindi ang manahimik at manatili lang ang titig sa chart na hawak niya. Ito ang unang gabi ng duty ni Noah, lalo na't kakatanggap lang nito kanina ng sandaling i-request siya rito. May isang linggo na si Michael sa ospital na to, kaya naman maging siya ay nagulat nang makita si Mavi kanina sa corridor. May isang taon na din itong hinahanap ng kaibigan niya, kaya naman hindi niya naiwasang makaramdam ng tuwa nang sandaling malaman niya sa mga nurses na naroon na bago nga si Mavi sa ospital na yon. Noah, hindi ka talaga maniniwala sa kung anong nakita ko kanina. Natatawa niyang dagdag. Umangat ang labi ni Noah sa ikinangisi niya. Huhulaan ko ba, Doc? Tanong ni Noah na ikinalawak ng ngiti niya. Siguro nakita mo yung naka one night stand mo sa bar nung nakaraang linggo, no? O ano? Gulat na tanong ni Michael bago siya bumaling sa paligid upang magmased kung may nakarinig nga ba sa biro ni Noah sa kanya. Nang masiguradong wala ay tsaka lang niya sinuntok si Noah sa balikat na ikinatawa nito. Bobo, hindi to tungkol sa akin, Noah. Tungkol to sa'yo. Ano na naman ba yan? Tanong ni Noah bago siya umismid sa kaibigan at muling bumalik sa trabaho. Make sure na may sense yan, ha? Importante tong trabaho ko. Mas importante to, Noah. Dahil si Mavi ang nakita ko. Sambit ni Michael na bahagya niyang ikinatigil. Tignan mo, natigilan ka. Si Mavi? Tanong ni Noah bago siya kunot noong bumaling sa ngayon ay nangingising-ngising si Michael. Are you kidding me? Si Mavi? Yung ex-girlfriend mo na hinahanap mo ng halos isang buong taon.
Nakita ko rin sa second floor at may mga kasamang nurses. Sambit ni Michael dahilan upang tuluyan na nga nitong makuhang atensyon niya. Hindi ka naniniwala, no? Bakit kaya hindi mo siya puntahan doon at nang makita mismo ng mga mata mo yung sinasabi ko? Bahagyang kumunot ang ni Noah mula sa pagkakatayo niya. May balak na sana siyang sundin ang pinapagawa sa kanya ni Michael, ngunit nakakaisa pa lang siyang hakbang ay muli ulit siyang bumalik sa kinatatayuan niya kanina na bahagyang ikinaangat ang kilay ni Michael. Imposibleng naririto si Mavi, Michael. Matagal na siyang wala sa Pilipinas. Aniya, dahil yon ang sinabi sa kanya ng nanay niya nang minsan niya na rin itong questionin na pinanghawakan niya naman. Minsan ay nakaramdam siya ng pagsisisi sa puso niya dahil bakit hindi niya man lang nagawang ipaglaban si Mavi mula sa mga magulang niya. Oo, at importante ang pangarap niya. Pero hindi niya maitatangging mas importante pa rin sa kanya si Mavi. Simula na maghiwalay silang dalawa, hindi na naging normal ang takbo ng buhay ni Noah. Madalas siya kung hindi umuwi ng bahay. Hindi na rin siya nagpapahinga lalo na kapag gagagaling niya lang sa duty. Maging ang mga magulang niya ngayon nag-aalala na rin sa kalusugan niya dahil sa halip na magpahinga, ay ibinabaling na lang niyang atensyon niya sa trabaho. To the point na nagkakasakit na siya nang dahil sa kawalan ng tulog at pahinga. May minsan na rin umabot sa puntong pinagsisisihan ng mga magulang niyang ginawa nila sa dalawa. Kaya naman may minsan na rin nilang pinahanap si Mavi na hindi naman nila nahanap. Ang tanging pinanghahawakan na lang nila ngayon ay kung sakali mang may babaeng muling dumating sa buhay ni Noah o hindi naman kaya bumalik muli si Mavi sa buhay niya. Hindi-hindi na sila magkakamaling paghiwalayan ng dalawa. Ang mahalaga na lang para sa kanila ngayon ay ang buhay at kalusugan ng anak nila dahil matagal na rin nilang ibinaon ang propesyong ginusto nila para sa anak. Hindi kailanman pumasok sa isip nila na ang pagiging istrikto at pagkakagusto nila sa pangarap ng anak ang magiging dahilan upang munti ka na silang mawala ng anak. Kaya ngayong unti-unting muling bumabangon si Noah mula sa pagkakalubog, hindi na rin naman sila nagdesisyon pang bawalan ng anak sa mga gusto nitong gawin sa buhay ngayon. Paano nga kung nandito siya? At tamang nakita ko kanina? Tanong ni Michael na hindi niya pa muna kinibo. Kung nandito nga si Mavi, anong kailangan niyang gawin? Matuwa dahil sa wakas ay muli niya makikita ang babaeng kaisa-isang nagpatibok sa puso niya? O masasaktan? Dahil may isang taon din ang nasayang nilang dalawa dahil sa kawalan niya ng lakas ng loob na ipaglaban sa mga magulang niya ang dati niyang nobya? Hindi ko alam. Sagot na lang ni Noah. Wala na rin namang ibang nagawa si Michael kung hindi ang bumuntong hininga. Tuluyan na rin silang naging busy sa emergency room. Lalo na nang sandaling nagsunod-sunod ang mga pasyenteng dinadala ng gabi ring yon. Habang palalim ng palalim ang gabi, tsaka naman napadalas ang pag-ubo ng ilang pasyente na naroon. Ano ba to, trangkaso? Tanong ni Sonny habang kunot ang nakatingin sa form na hawak niya. Eh puro pare-pareho lang sila ng sintomas sa ubo. Mukha siyang hindi basta-bastang ubo eh. Sagot naman ni Maple habang kunot noo rin pinagmasa ng mga pasyente na naroon sa ward na yon. Halos lahat ng mga pasyente yung naroon ay inuubo, kaya naman hindi nila naiwasang umiwas na lang pansamantala. May ilang sinisipon at okay naman ang prognosis sa kanila, ngunit may ilan din namang normal lang naman ang ubo. Marahil siguro ay dulot iyon ng makapal na hamog dyan sa labas, dulot ng biglaang paglamig ng temperatura kanina. 30 minutes na lang, off ko na, sabit ni Maple nang sandaling makalabas sila sa ward na yon. Pagkatapos talaga nito, ititreat ko talaga ng ice cream ang sarili ko. Baka naman pwedeng maghatid ka rito, biro pa ni Sonia. Nagpatuloy lang silang dalawa sa kwentuhan hanggang sa matigil silang tatlo sa paglalakad nang sandaling humarang sa daan nila ang isang lalaking doktor na bahagya pa nilang ikinatigil. Muntik na silang magreklamo pero agad nilang nakagatang dila ng mapagtantong doktor ang bumangga sa kanila. Mavi! Natatawang bati ni Michael sa kanya. Agad na nalaki ang mga mata ni Mavi sa gulat nang makita niyang doon nagtatrabaho si Michael. Ang ngiting nasa labi ni Michael ay agad na napalitan ng ngisi nang makita ang reaksyon ni Mavi. Wala namang iba nagawa si Mavi kung hindi ang itago ang pagkakitla niya nang dahil sa hindi niya inaasahang pagkakakita sa kaibigan ng dati niyang nobyo. Kung nandito si Michael ngayon, hindi rin imposibleng magkakilala kayong dalawa, Doc? Tanong ni Sonia na natatawa namang tinanguan ni Michael habang si Maple naman ay kunot noong nakabaling sa kanila. Ah, paano? She's my best friend's ex-fiance.
sagot ni Michael sa kanya. Walang iba nagawa si Mavi kung hindi ang umirap sa kanya na tinawanan naman ni Michael habang ang mga kaibigan niya naman ay laglag ang pangang bumaling ng tingin sa dalawa. Ano, Mavi? Ha? Huwag kang gumawa ng kwento, Michael. Singhal ni Mavi sa kanya na ikinatawa niya naman. Hindi ka nakakatuwa. Ah, oo nga pala. Sorry, munti ko na makalimutan. Sabit ni Michael na animong nangaasar pa na inismeran niya na lang. Hindi nga pala natuloy. Nurse Mavi! Tawag ni Doc Gonzalez sa kanya nang siyang nauna nitong makita ng mga oras na yon. Nurse Mavi! Naglakad ito patungo sa direksyon nila bago tumango kay Michael. Hihiramin ko muna siya, Doc. Bumaling siyang muli kay Mavi na ngayon ay nakatitig na sa kanya. Kailangan kita sa emergency room ngayon na. Sige po, ma'am. Gusto niya pa sanang questionin si Michael sa sinabi nito kanina, ngunit dahil nga sa kailangan siya ni Doktora Gonzalez sa emergency room, wala na siyang iba nagawa pa kung hindi ang nagmamadaling sumunod dito. Wala na siyang pakialam kung sakali mang ipagkalat ni Michael sa mga kaibigan niyang tungkol sa kanilang dalawa ni Noah. Ang importante na lang para sa kanya ngayon ay ang sumama kay Doktora Gonzalez dahil nga sa kailangan siya nito ngayon. Ito na rin siguro ang gagamitin niyang pagkakataon para lang mapa-impress ang doktora na natitiyak niyang magiging sakit ng ulo niya kapag hindi niya napatunayan ang sarili niya rito. Kuhanin mo nga ng sample ng dugo yung pasyenteng naririyan sa kabilang ward. Gumamit ka ng gloves just to make sure. Bili nito na tinanguan niya bago niya ginawa. Uubobong bumangon ang pasyenteng yon bago niya binalingan ang tingin si Nurse Mavi na ngayon ay seryoso na sa ginagawa niya. Nurse, pwede po ba akong mag-request na kung pwede bang pakisarado na lang ng kurtina dyan sa likuran mo? Ayoko po sanang ipakita sa tatay ko na kinukuhanan ako ng dugo ngayon. May phobia po kasi siya sa dugo. Baka po kung ano mangyari sa kanya. Pakiusap nito na marahan niyang tinanguan bago niya ginawa ang pakiusap nito. Maraming salamat, Nurse. Ngumiti sa kanya si Nurse Mavi at nang matapos ay tsaka lang niya nakita ang mga pulang marka na lumilito sa balat ng babaeng pasyente na ngayon ay animong hinahabol ng kabayo dahil sa bilis ng paghinga niya mula sa kakaubo kanina. Ma'am, wala po ba kayong nakaing pagkain na bawal sa inyo nitong mga nakaraang araw? Wala naman po, Nurse. Bakit niyo po na itanong? Kunot na nitong tanong dahilan upang hawakan ni Mavi ang braso niya upang ipakita lahat ng red spots na nag-uumpisang tumubo sa balat niya. May isang araw na po sa balat ko lahat ng yan. Wala naman po akong natatandaang nakain ko nung isang araw. Ang natatandaan ko lang po, nagpunta lang kami sa bukid ng tatay ko. Pagkatapos po nun ay wala na akong maalala. Ang sabi ng mga magulang ko, nilagnat daw po ako kaya sinugod nila ako rito sa ospital. Nagsiseizure pa po ako kanina pero mabuti na lang po at naagapan agad. Tingin ko hindi ito basta-bastang sakit lang. Ani nga sa sarili bago niya inabala ang sarili sa paghahanap ng iba pang sintomas na pwede niyang makita sa katawan ng pasyente yon. Kay Noah agad na dumiretso si Doktora Gonzalez nang umalis at nagtungo ito sa second floor ng ospital. Bukod kasi sa maliit lang ang ospital, sila lang din ang doktor na naka-duty ng mga oras na yon. Kaya wala silang lalapitan kung hindi ang isa't isa lang. Ano sa tingin mo, Doc? Tanong ni Doktora Gonzalez sa kanya. Sa halip na sumagot ay walang ibang nagawa si Noah kung hindi ang kunot noo at kagatlabing binabasa ang initial prognosis na ipinakita sa kanya ni Doktora Gonzalez. Si Doktora Gonzalez ang unang nakapansin ng sintomas ng pasyenteng dinala sa emergency room kanina. Siya ang unang nakakita sa mga sintomas nito at siya lang din ang nag-utos sa isang tagalinis na ilipat sa isang bakanteng ward ang pasyente kasama ng mga kasama nitong nagsugod sa kanya sa ospital kanina. Hindi ko alam. Mahina niyang tugon bago siya kunot noong bumaling kay Doktora Gonzalez. Nagpakuha ka na ba ng blood works? Kailangan natin itong ipasuri muna sa laboratory at nang sa ganun ay makita agad kung anong sakit niya. Nagpakuha na ako sa nurse na kasama ko kanina, sagot ni Doktora Gonzalez sa kanya. Nang sandaling maidala sa laboratory ang resulta ng kinuhang dugo ni Mavi mula sa pasyente, ay hindi na siya nagdalawang isip pa na manatili sa ward na yon upang buntayan ang mga pasyente niya. May kasama sila roon kaya naman kahit na papaano ay naging kampante din naman sila. Niminsan ay hindi malang nagpakita si Mavi ng pandidiri sa babaeng pasyente kaya naman kahit na papaano ay gumaan din ang loob nito sa kanya. Hindi kalauna na tuluyan nang dumating ang resulta ng dugo ng pasyente na dinala nila sa laboratory.
Halos magimbal silang dalawa, lalo na nang lumabas sa test na hindi simpleng ubot-sipon lang ang variant na nakita sa dugo nito. Lumabas sa resulta ng test na hindi rin ito basta trangkasa lang. Mabilis itong kumalat batay sa impormasyong dinala sa kanila ng lab. Alam nilang mabilis itong kumalat sa hangin, lalo na kung magkaroon man ng physical contact ng biktima sa mga kasama nito sa iisang lugar. Kaya naman bago pa mang kumalat ang sakit na iyon sa ospital, dali-dali nang pina-lockdown ang buong ward kung nasaan si Nurse Mavi at ang pasyente. Ang isang tagalinis na tumulong sa mga pasyente kanina at ang dalawang tagabantay ng pasyente na nagdala sa kanya sa emergency room kanina. Anong nangyayari, Maple? Nagugula ang tanong ni Mavi nang sandaling dalhin sila sa isang isolated area kung saan tangi ang salamin lang na naroroon ang naging harang sa pagitan nilang dalawa. Ano meron? Eh, hindi ko alam, Mavi. Si Dr. Gonzales lang makakasagot ng lahat ng to. Sagot ni Maple sa kanya. Kung tutuusin ay tapos na ang shift niya ngayong gabi. Gusto niya na nga sana umuwi, ngunit nang malaman mula sa mga nurses at doctors na naroroon na naka-lockdown ang ward kung nasaan si Mavi, doon na siya tila ba nakaramdam ng takot para sa kaibigan. Huwag kayong mag-alala dahil alam kong hindi naman to ganong kagrabe tulad sa mga virus na napapanood niya sa mga movies. Pagpapakalma ni Michael sa kanila at sa mga pasyente ang naroroon sa ward na iyon bago umiti sa kanila. Alam ko rin na gagawin ni Noah ang lahat ng makakaya niya para lang mailabas kayong lahat dyan. Lalong-lalo ka na, Mavi. Anong Noah? Si Noah? Pagtatakang tanong ni Mavi sa kanya na natawa niya na lang na inilingan at ipinagkibit ng balikat. Hindi kalaunan ay tuluyan nang bumaba si Dr. Gonzales sa ward kung nasaan sila. Wala siyang ibang nagawa kung hindi ang lumapit kay Mavi dahil ano pang marahan siyang nagtungo rito. Huwag kang mag-alala, iha. Hindi naman kayo makukulong sa ward na yan ng matagal na panahon. Hihintayin lang natin ang result ng laboratory hanggang sa susunod na araw. Pagkatapos noon ay matutukoy na natin kung anong klase ng virus yan at ang sa ganon ay maagapan na natin bago pa man kumalat. Sambit niya. Kahit na may bahid ng takot para sa sarili, walang ibang nagawa si Mavi kung hindi ang mapatango na lang. Ayaw niya rin namang ipakita sa mga pasyente na kasama niya sa lockdown area na yon na nakakaramdam siya ng takot. Kaya naman kahit na nanginginig na sa pag-aalala, wala siyang ibang nagawa kung hindi ang tataga na lang ang loob niya at maniwala na lang sa kung ano nga bang sinasabi ng Dr. Gonzales para sa kanya. Nurse Mavi, ano pong nangyayari? Tanong sa kanya ng infected na pasyente dahilan upang umiti siya rito. Makukulong na po ba tayo rito? Pag-aaral na po ba nila tayo? Wala naman po siguro masamang mangyayari sa atin, hindi ba nurse? Tanong ng isang tagabantay na inilingan niya. Ang sabi ni doktora, hindi naman natin kailangang mangamba. Aniya bago niya sinuklay ang buhok ng pasyente na ikinahinga na lang nito ng malalim. Isipin na lang natin na nasa bahay-bahayan tayo sa mga susunod na araw. Maghintay lang tayo ng final laboratory result. Kapag dumating ng result mula sa City Lab, makakalabas na rin tayo dito. Kahit na hindi kumbinsido ay walang ibang nagawa ang mga pasyente at ang tagabantay kung hindi ang tumango na lang sa kanya. Sa kabilang banda ay wala namang ibang nagawa si Noah kung hindi ang bumaba ng aroon sa emergency ward upang suriin ang mga pasyente na naiwan sa loob ng ward na yon. Ang nag-aalalang mukha agad ni Michael ang bumungad sa kanya nang pumasok siya sa loob. Noah, huwag mo na ngayon, Michael. Aniya bago bumaling sa iba pang doktor na naroon. Kamusta ang mga naiwan sa loob? Ilan silang lahat? Lima silang lahat. Sagot ng isa sa kanya na marahan niyang tinanguan. Dalawang tagabantay ng pasyente, isang janitor, yung pasyente at yung kaisa-isang nurse na nanguha ng dugo ng pasyente kanina. Sa ngayon ay yung nurse na lang naiwan sa loob. Siya na munang tatanggap ng lahat ng instructions natin since hindi naman tayo pwedeng pumasok doon sa loob hanggat hindi natin nakukuha ang result ng lab test mula sa city. Saad ni Dr. Gonzales na tinanguan naman ni Noah. Hinayaan niya mag-usap ang mga doktor na naroroon habang si Noah naman ay walang ibang nagawa kung hindi ang tumawag upang makibalita sa resulta ng blood works na nakuha mula sa pasyente kanina. Habang naghihintay ng tawag mula sa cellphone niya, may isang janitor naglilinis ng kulay berdeng kurtina na nasa loob ng isolated ward na yon. Agad siyang natigil sa pakikinig sa kabilang linya ng telepono nang sandaling matanaw niya si Mavi na naroon sa loob kasama ang pasyenteng may sintomas ng sakit na iyon. Sa kabilang banda ay wala namang ibang nagawa si Mavi
kung hindi ang manahimik na lamang sa loob ng ward na yon. Inutusan ng pasyente ang isang janitor na ilislis ang kortina upang makita sana nila kung sino ang nasa labas ng ward na yon. At nang sandali bumungad sa mga mata niyang pamilyar na lalaking nakatanaw sa kanya sa malayo, hindi niya napigilan ang sarili niyang magulat, lalo na nang sandaling magtagal ang tingin nilang dalawa ni Noah sa isa't isa. Noah, utalyang sambit na narinig ni Noah. Sa halip na umalis ay walang ibang nagawa si Noah kung hindi ang magmadaling magtungo sa salaming nakaharang sa kanilang dalawa. Gulat ang bumukas sa mga mata ni Mavi at sa halip na umiwas, walang ibang nagawa si Mavi kung hindi ang lumapit din sa salamin kung saan nakatanaw sa kanya si Noah. Mavi, anong kinagawa mo rito? Mavi! Noah! Tawag ni Mavi sa kanya bago niya hinawakan ang salamin. Nakita iyon ni Noah kaya naman hindi na siya nagdalawang isipan na idantay ang palad niya sa kung nasaan nakadantay ang palad ng dalaga. Mavi! Mavi! Noah, anong nangyayari? Tanong niya kay Noah na animang naiiyak na rin ang dahil sa kaba. Noah, bakit kami kailangang i-lockdown? Anong nangyayari dito sa loob? Shh! Mavi, please. Makinig ka muna sa akin. Noah, natatakot ako. Nanginginig niya sambit sa binata. Para bang may kumirot sa puso ni Noah nang dahil sa sinabi nito. Sa halip na umiyak at magpakita ng kahinaan sa dalaga, wala siyang ibang nagawa kung hindi ang isandal na lang muna ang noon nito sa salaming humaharang sa kanilang dalawa na ikinapikit naman ni Mavi sa loob ng salaming yon. Hindi niya alam pero tila ba parang kanina lang ay wala siyang takot sa nararamdaman. Ngunit nang makita niya si Noah sa labas, doon lang niya naramdaman ang takot at labis na panghihina ng dahil sa mga nangyayari. Psh! Andito lang ako, Mavi. Hindi kita iiwanan. Pangako yan. Aniya sa dalaga bago siya malungkot at nag-aalalang lumingon sa dalaga na nakapikit naman itong tinanguan. Shh! Magiging maayos din ang lahat. Hindi kita iiwan, Mavi. Pangako yan. Nandito lang ako, okay? Hush, baby, nandito lang ako. Dagdag niya pang pangako. Kung ano mang sakit na yan, gagawa ko ng paraan para malaman ang lunas para dyan. Gagawin kong lahat para lang mailabas ka dyan. Pangako yan, Mavi, pangako ko yan. Magdamag na hindi umuwi si Noah ng mga oras na yon para lang magbantay sa dati niyang nobya na hanggang ngayon ay nananatili pa rin sa loob ng ward na yon. Kahit na ilang beses pa man siyang kumbinsihin ng mga kapwa niya doktor at ng ilang mga nurses na naroroon na umuwi, tila ba naging matigas lang ang loob niya na iwanan ng dalaga. Ayaw niyang iwanan si Mavi roon dahil natatakot siya sa kung ano man ang mangyayari sa dati niyang nobya. Alam niyang hahanapin siya ni Mavi kapag nawala siya, kaya naman sa halip na umalis doon at magpahinga, ay nanatili lamang siya sa pagbabantay roon. Sa kabilang banda naman ay nakatulugan na ni Mavi ang pag-iyak. Nakasandal siya sa salaming sinasandalan din ni Noah ng mga oras na yon. Habang tulog si Mavi sa likuran niya, si Noah naman ay walang ibang ginawa kung hindi ang tahimik na lang na magbantay at mag-isip ng paraan sa kung paano nga bang mabibigyan ng lunas ang sakit na ito. Ang sabi sa resulta ng laboratory ay hindi ito basta-bastang normal na trangkaso lang. Kung hindi siya nagkakamali, mas mataas ang variant nito sa mga ordinaryong ubot sipon na natatanggap ng isang tao. Mas mabilis din itong kumalat at makahawa, hindi tulad ng isang trangkaso. At isa iyon sa mga bagay na pinag-aalala niya ngayon. Noah, unang bunga ni Mavi na mapagtantong umaga na, hindi ka umuwi. Eh, hindi ko kayang umuwi na nandito ka, Mavi. Pero paano ka? Tanong ng dalaga bago siya nakaramdam ng hiya. Nagmapagtanto niya may mga doktor at nurses na naroon sa loob ng kwartong yon at nakikinig sa usapan nilang dalawa ng dati niyang nobyo. Walang ibang nagawa si Mavi kung hindi ang tumikim bago siya umalis sa pagkakaupo sa sahig, dahilan upang bumaling ng tingin sa kanya si Noah. Magpahinga ka na, Noah. Maghapon ka ng walang pahinga kahapon. Magdamag ka rin nagbantay dito. Baka magkasakit ka. Tama si Nurse Mavi, Doc. Sambit ng isang doktor bago lumingon kay Noah na hindi naman nito kinibo. Baka po humina ang resistensya niyo at baka pati kayo mahawa na sa kumakalat na sakit. Ngayong wala pang kasiguraduhan sa kung anong variant ang sakit na yan, kailangan nating mag-ingat na mabuti. Dagdag pa nito. Bumaling ng tingin si Mavi sa kanya bago malungkot ng umiti kay Noah na ikinahinga na lang nito ng malalim. Umuwi ka na muna, Noah.
Kaya ko lang ako lang mag-isa rito at isa pa. Babalik ka naman, hindi ba? Paninigurado niya. Nang dahil sa narinig ay walang iba nagawa si Noah kung hindi ang bumuntong hininga. Bago siya muling naglakas ng loob na bumaling ng tingin sa dalaga, tumango rito. Kung hindi lang siya pinilit Mavi na umuwi, ay hindi-hindi niya talaga iiwanan ng dalaga sa lugar na yon. Hindi niya alam kung bakit pero tila ba ngayong nalaman niya na nasa iisang ospital lang silang dalawa ni Mavi ngayon, pakiramdam niya ay wala na siyang ibang kailangan gawin pa kung hindi ang bantayan ng dalaga. Maliban kasi sa natatakot siya na baka mahawa ng sakit na iyon ang dati niyang nobya, natatakot din siya ngayon na baka muling makawala sa hawak niya si Mavi at iyon ang hindi niya kayang gawin sa ngayon. Ngayong naririto na si Mavi, gagawin niya ang lahat ng kailangan niyang gawin para lang manatili sa tabi niyang dalaga. Kung kailangan niya itong ipaglaban sa mga magulang niya na hindi niya nagawa noon, ipaglalaban niya ito ngayon sa abot ng makakaya niya. Lumipas ang mga oras na 6 taon para sa lahat ng mga nakakulong sa isolated ward na iyon. Habang tumatagal ang oras, tila ba mas lalo lang silang nawawalan ng lakas ng loob at ng pag-asa na matatapos ang lahat ng nangyari sa kanila. May umabot pa sa puntong nagsisimula na ring makaramdam ng sintomas ang mga kasama nila sa loob, kasama na roon si Mavi. Kaya naman minsan ay hindi na rin napipigilan ni Noah ang sarili niya na paulit-ulit na kamustahin ang dating nobya sa mga doktor na nagbabantay sa kanila, lalo na sa tuwing wala siya. Siyang nagbibigay ng mga instructions kay Mavi sa mga kailangan niyang gawin sa loob, habang si Mavi naman, kahit na paulit-ulit nang nakakaramdam ng nerbiyos sa nangyayari, patuloy pa rin siya sa sinumpaan niyang trabaho. Mavi, okay ka lang? Tanong ni Michael pagkatapos ng halos 2 araw na pagkakakulong sa ward na yon. Mavi! Walang iba nagawa si Mavi kung hindi ang kumapit sa pader habang pilit na nilabanan ang antok na nararamdaman niya. Pakiramdam niya ay napapagod siya ng mga oras na yon. Kanina pa siya nakakaramdam ng hilo at nahihirapan na rin siyang huminga tulad ng naunang pasyente na nagkaroon ng sakit. Ilang beses na rin siyang inubo ng mga oras na yon dahil sa kakulangan ng ventilation sa area na yon. Kaya naman hindi na rin naman siya nagulat pa. Nang sandaling makaramdam ng hilo at tuluyan nang bumagsak sa sahig na ikinatakot ni Michael. Noah! Nagmamadaling tinakbo ni Michael ang ward kung nasaan si Noah. Nakita niya itong nag-around sa mga oras na yon kaya naman bahagya pang nagulat si Noah nang makita ang pagmamadali sa pagtawag ni Michael sa kanya. Anong problema? Si Mavi! Aniya. Nang mga sandaling yon ay mabilis na naghurumentado ang puso ni Noah nang dahil sa kaba. Wala pa namang binabanggit si Michael sa kanya ay mabilis na siyang tumakbo patungo sa isolated ward kung nasaan si Mavi at ang 4 na iba. Ang tunog ng medical alarm na nasa loob ng ward na yon ang unang bumungad sa tenga niya bago niya nilingon ang loob. Nag-iiyakan ang mga kasama niya sa loob kaya naman mabilis na pumintig ang puso niya nang dahil sa kaba. Agad din siyang natigilan nang makita niyang walang malay na nakahiga sa sahig si Mavi habang ang ilan sa mga doktor na nagbabantay sa ward na yon ay nagkakagulo na rin. Mavi! Galit niyang tawag kasabay ng paghampas sa salaming nakapagitan sa kanilang dalawa. Mavi! Naririnig mo ba ako? Nawalan siya ng malay, Doc Noah. Sa halip na patapusin ang sinabi ni Doktora Gonzalez ay walang iba nagawa si Noah kung hindi ang nagmamadaling inikot ang paningin niya sa kabuuan ng kwarto. May nakita siyang oxygen tank sa gilid ni Michael kaya naman mabilis na siyang naglakad patungo roon upang kuhanin iyon. At dumampot na rin ang ilang gamot na pwede niyang gamitin at ipainom kay Mavi sa oras na magising ito. Noah! Tawag ni Michael nang sandaling magdire-diretso siya sa ward na yon. Bago pa man niya mahawakan ng siradora ng pintuan, hinila na ni Michael ang kamay niya dahil ano pang bahagya pa siyang natigilan sa plano niyang pagpasok sa loob. What the hell are you doing, Noah? Singhal ni Michael dahilan upang mabilis niyang tinanggal ang kamay ng kaibigan sa braso niya. Hindi ka pwedeng pumasok doon, Noah. Alam mo yan. Girlfriend kong naroon, Michael. Asik ni Noah habang galit na nakatitig sa kaibigan sa ginawa nitong pagpigil sa balak niya. Hindi ako pwedeng tumayo lang dito nang walang ginagawa para sa kanya. Buhay ng girlfriend ko nakasalalay dito. At lisensya mo rin na nakasalalay dito, Doc. Sabat ni Doktora Gonzalez bago pa siya pumagitna sa dalawa nang makita niyang tensyon sa dalawa. Kalmado siyang bumaling kay Noah na hanggang ngayon ay mahigpit pa rin ang hawak sa mga gamit na dala niya. Ano na lang mangyayari sa iyo sa oras na makalabas ka rito? Alam mo sa sarili mong bawal kang pumasok sa loob niyan.
kahit buhay pa ng girlfriend mo nakasalalay dito. Pwede kang mawala ng lisensya sa gagawin mo. Wala akong pakialam sa lisensya ko. Wala akong pakialam sa profesyon ko. Pero may pakialam ako sa buhay ng nobya ko. Dumuro siya sa loob ko nasaan si Mavi. Buhay ng nobya ko nakasalalay dito. Kung buhay ni Mavi ang magiging kapalit sa pangarap ko, mas gugustuhin ko na lang na mawala ng lisensya sa gagawin ko. Aniya bago bumaling kay Michael nang may iritasyon sa mga mata niya. Palibhasa kasi walang nagkakagusto sa'yo. Dagdag niya pa bago siya nagdesisyong pumasok sa loob. Ano? Galit na tanong ni Michael. Walang ibang nagawa si Doktora Gonzales kung hindi ang seryoso na lang na umiling sa kinatatayuan niya. Nang makita niya ang galit at inis sa mga mata ni Michael habang nakatitig sa kaibigan na ngayon ay nasa loob na ng quarantine room, bagya siyang natawa dahilan upang bumaling ng masamang titig sa kanya si Michael. Sa kabilang banda naman ay marahang kinalong ni Noah sa bisig niya ang walang malay na dalaga. Ilang beses niya pang marahan na tinampal ang pisngi nito at na hindi ito mag-respond sa lahat ng tapik niya, ay doon lang siya nagdesisyong kabitan ng oxygen mask si Mavi na nakatulong naman sa pagbabalik ng malay nito. Noah, nangihina niyang tawag dito bago niya nilingon ang paligid. Nasaan ako? Nandito ka pa rin sa loob ng quarantine room. Nawalan ka ng malay kaya pumasok ako rito para bigyan ka ng oxygen. Sagot ni Noah sa kanya bago niya marahang inayos ang tikwas ng buhok ni Mavi habang nakatitig pa rin sa dalaga na animong naghahabol pa rin ng hininga hanggang ngayon. Kamusta ng pakiramdam mo? Nahihilo ako pero... Umalis siya sa pagkakalong ni Noah sa kanya nang sandaling may maalala siya. Halos mapaiwas din siya kay Noah nang mapagtanto niyang hindi dapat naririto ngayon ang binata. Anong ginagawa mo dito, Noah? Hindi ka pwedeng pumasok dito, mahahawa ka! Aniya bago niya tinulak sa braso si Noah na seryoso na lang niyang pinagmasdan. Noah, lumabas ka! Hindi ka pwede rito, mahahawa ka! Nandito ako dahil kinailangan mo ng tulong ko, Maverick. Pero hindi ibig sabihin na pwede ka nang pumasok dito. Sambit ni Mavi bago naiinis na bumaling ng tingin kay Noah na wala namang ibang ginawa kung hindi ang kunot noo lang na magmasid sa reaksyon ng dalaga. Noah, bakit pa ganyan ang ugali mo? Pwede bang kahit na ngayon lang isipin mo naman ang sarili mo? Hindi pwedeng ako na lang ng ako ang iniisip mo. Palagi ka na lang napapahamak ng dahil sa akin. Ayoko mapahamak ka, Noah. Alam mo yan. Hindi mo ko kailangang iligtas ng iligtas dahil lang sa maliit na bagay. Isipin mo naman ang sarili mo, Noah. Hindi palaging ganito na. Ako na lang palagi. For once, Noah, maging makasarili ka naman. Hindi ko kayang gawin lahat ng sinasabi mo, Mavi. Kahit na ngayon lang. Pwede bang hayaan mo naman akong piliin lahat ng gusto ko? Tanong niya bago siya sumingha lang makita niya kung paano naging emosyonal si Mavi sa harapan niya. Gusto kong protektahan ka. Samahan ka. Dahil alam kong yun lang makakapagpasaya sa akin. Nung sinabi mo sa akin hiwalayan ka, hiniwalayan kita kahit nalabag pa sa loob ko yung ginawa mo. Tinalikuran kita, Mavi, kahit nalabag sa loob ko. Buong buhay ko. Desisyon mo na lang laging sinusunod ko. Kaya ngayon, hayaan mo naman akong piliin ang gusto ko, okay? At anong gusto mo? Ipahamak ang sarili mo? Singal ni Mavi bago niya pinunasan ang luhang tumakas sa gilid ng mga mata niya na ikinalambot naman ang puso ni Mavi. Nang dahil sa akin napapahamak ka, Noah. Distraction lang ako sa iyo, Noah. Ako ang apoy nasisira at susunog sa mga pangarap mo. Kailangan ba naging distraction ang pangarap ko, Mavi? Aniya sa masuyong boses na dismayado lang nitong ikinapikit at inlingan. Lumapit siya sa dalaga at masuyo niyang hinawakan ng magkabilang braso nito na hindi naman ito tinanggal. Sawa na ako sa ganitong klase ng setup, Mavi. Lunod na ako sa mga pangarap ng magulang ko para sa akin. Matagal ko nang natupad ng pangarap nila sa akin, Mavi. Ngayon naman, hayaan mo akong abutin ang pangarap ko para sa sarili ko. Hayaan mo naman akong maabot ka, Maveri. Minsan na tayong naghahiwalay. At hindi mo alam kung gaano kong pinagsisisihan yung makasarili mong desisyon na yon para sa relasyon nating dalawa. Ngayon,
Pwede bang hayaan mo naman akong piliin ang pangarap ko para sa sarili ko, Mavi? Mahal. Mahal na mahal pa rin kita. Kahit na may isang taon na rin na nakalilipas simula nung huling mangyaring lahat. Dagdag pa niya bago niya sinapo ang mukha ng dalaga dahil ano pang salubungin ni Mavi ang tingin niya. Hayaan mo naman akong ipaglaban ka ngayon, Mavi. Dahil kung hindi mo ako hahayaan, talagang itatali kita. Dagdag pa niya. Woo! Ewan ko sa'yo, Noah. Parinig ni Michael sa labas dahilan upang lumingon silang dalawa dito. Doon lang sila nakaramdam ng hiya nang mapansin nilang halos lahat ng doktor at nurses na naroon ay nakikinig sa usapan nilang dalawa. Hindi naman yun big deal para kay Noah dahil simula nang nagkaroon silang dalawa ng relasyon ni Mavi, naging vocal na siya sa nararamdaman niya para sa dalaga. Iyon ang way niya upang masabi niya ang pagmamay-ari niya ang dalaga. Sa kabilang banda, hindi naman sanay si Mavi na makitang may nakikinig sa usapan nilang dalawa ni Noah, kaya naman bahagya pang namula ang kabuuan ng mukha niya. Kung alam mo lang, Mavi, shut up, Michael! Asik ni Noah na ikinatawa niya. Sumandal si Michael sa salamin habang nakatitig sa dalawa, kaya naman walang ibang nagawa si Mavi kung hindi ang manahimik na lamang sa kinatatayuan niya. Lalo na nang makita niya kung paanong gumuhit ang ngiti sa labi ni Michael habang nakatitig sa kanilang dalawa. Sina-shut up mo na lang ako ngayon, ha? Sige, sa susunod yan, hindi na ako makikipagsabwatan sa'yo sa proposal mo. Bahala ka dyan, sabit nito na animong nang aasar. Walang ibang nagawa si Mavi kung hindi ang kunot noong bumaling kay Michael. Agad naman na napangiti si Michael na makita niyang reaksyon ng nobe ng kaibigan niya sa sinabi niya. Anong proposal, Michael? Tanong ni Mavi na baka sa mukha niyang kuryoso habang nakatitig sa kaibigan ng dating nobyo. At sabwatan? Alam mo kasi, Mavi. Stop it, Michael! What? Natatawang tanong ni Michael na inispera ni Noah. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, may karapatan din naman si Mavi na malaman ang lahat ng nangyari. Ano? Bumaling siya kay Mavi na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang kunot noong tumitig sa kanya. Si Noah naman ang napailing na lang dahil kahit napigilan niya ang kaibigan sa pagsisiwalat ng katotohanan, alam niya sa sarili niyang hindi niya ito kailanman mapipigilan, lalo na't medyo madaldal si Michael at talaga nga namang hindi nagpapaawat sa lahat, hindi tulad niya. May plano si Noah na mag-propose sa'yo last year, yung araw mismo na nakipaghiwalay ka sana sa kanya. May plano siyang proposal para sa'yo noon, Mavi. Aniya na unti-unting ikinalaki ng mga mata ni Mavi sa gulat. Kinunsyaba niya ako para lang pumalit sa kanya sa duty niya. Well, obviously, pumasok muna siya ng mas maaga sa duty niya para maaga rin siyang matapos. But unfortunately, dumagsang pasyente nung time na yon. Tinanong niya ako kung pwede ba akong pumalit sa kanya. At sinabi niya sa akin na, ayun na nga, may plano siyang sorpresa para sana sa'yo. Late niya na rin nasabi sa akin na wedding proposal pala yun. Akala ko nga nung una ay business proposal. Natatawa niyang paliwanag na hindi namang kinibu ni Mavi nang dahil sa lapis na gulat sa nalaman. Ang buong akala niya ay naglalakwat siya lang si Noah ng mga panahong yun. Nabulag siya sa sinabi ng nanay nito na distraction lang siya para sa binata. Kaya naman, nang malaman ng bagay na yon mismo sa taong pinagkakatiwalaan ng dati niyang nobyo, ay talaga nga namang nakakagulat para sa kanya. Ang buong akala niya ay nilaro lang ni Noah ang propesyon niya. Ang hindi niya alam ay mahal ngang talaga ng binata ang propesyon nito. At the same time ay humahanap din ito ng oras para sa kanya. Dahil kung gaano niyang kamahal ang propesyon niya, gano'n niya rin kamahal si Mavi na isa rin sa mga naging pangarap niya noon pa man. Hindi ko sinasabi ang lahat ng to sa'yo para makonsensya ka sa pakikipaghiwalay kay Noah, ha? Paglilinaw ni Michael na ikinaiwas niya na lang ng tingin. Sinasabi ko lang lahat ng to sa'yo kasi alam kong may karapatan kang malaman lahat ng nasayang. Pero siguro magandang choice na rin yung ginawa mo. Baka kung hindi mo ginawa yon, baka may isang taon na rin akong iniingit ng gagong yan. Manahimik ka nga! Singhal ni Noah sa kanya na tinawanan niya na lang. Nang gabi rin yun ay may tumawag sa number ni Noah at mula nga ayon sa City Lab. Sila na rin mismo ang nagsabi na seasonal flu ang meron sa mga dugong pinadala ng hospital nila rito
at yun ang lumabas sa test, kaya naman bahagya pang nakahinga ng maluwag ang mga naroroon. Siguro nga marahil ay nagkaroon na sila ng trauma mula sa nangyari noon sa bayan nila at ayaw rin naman nilang maulit pang nangyari noon kung saan ay maraming namatay sa flu na kumalat sa bayan nila. Kahit na papaano ay makakahinga na rin sila ng maluwag ngayon. Mismo ang City Lab na rin mismo ang nagsabi na hindi na kailangan mag-lockdown dahil sa mga ordinaryong flu lang yon na kung tutuusin ay magagamot naman kung tataasan lang ang dosage ng gamot na gagamitin sa pasyente. Nang sandaling binuksan ang mga pintuan, tsaka lang nalanghap ni Mavi ang sariwang hangin na para bang may ilang taon niya na rin hindi nalanghap. Hinawakan ni Noah ang kamay niya, kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi ang mapabaling ng tingin dito at mapangiti na lang. Babaling na sana si Noah sa labas, ngunit agad siyang natigilan nang hilahin siya ni Mavi kasabay ng pagyakap sa kanya ng mahigpit na ikinatigil niya noong una. Inabot pa siya ng ilang minuto bago niya naproseso ang lahat. Hindi kalaunan ay unti-unti na rin gumapang ang kamay ni Noah sa likuran niya para sa isang yakap na bahagya pang ikinatigil ni Mavi bago niya muling hinigpitan ng yakap sa dating nobyo. "I'm sorry for hurting you, Noah. Hindi pa huli ang lahat para sa ating dalawa, Mavi." Aniya bago niya hinarap ang dating nobya at agad itong hinalikan sa noon na ikinapikit naman ito. "Ipaglalaban na kita ngayon, kahit na anong mangyari. Liligawan ulit kita." Dagdag pa niyang pangako. Nang dahil sa paglabas sa protocol na ginawa ni Noah para lang makapasok sa quarantine room kanina, hindi rin naman siya nagtakapan nang sandaling makatanggap siya ng memo mula sa ospital sa mga sumunod na araw. Wala namang ibang nagawa si Mavi kung hindi ang maiyak na lang nang malaman niyang tinanggal si Noah. Habang si Noah naman ay walang ibang nagawa pa kung hindi ang mababuntong hininga na lang. Binalaan na siya ng mga kapwa niya, doktor, na bawal ang ginawa niya, ngunit nagpatuloy pa rin siya. Ano nga bang magagawa niya eh, buhay na nagdati niyang nobya na kasalalay noong mga oras na yon. Kahit na nawala sa kanyang lisensya niya, hindi pa rin iyon naging dahilan upang tuluyang makaramdam ng lungkot si Noah. Dahil kung hindi dahil sa ginawa niya, hindi na sila muli magkakalapit pa ni Mavi ngayon. At isa yon sa mga dahilan na ipinagpapasalamat niya ngayon. "Bulaklak na naman?" Singhal ni Doktora Gonzales na ikinangiti niya na lang. "Kung alam ko lang na magiging ganito ang role ko, edi sana'y nag-apply na lang ako bilang delivery girl yung dalawa ng nobya mo." Dagdag pa niya bago siya ngumisi kay Noah at nangingiting umiling. "Salamat sa pagtuturo sa girlfriend ko, Doc." Pahabol na sambit ni Noah na ikinataas na lang ng kamay nito sa ere. Nang dahil sa nangyari ay muli silang nagkalapit ni Mavi. Hindi rin naman siya nabigo nang sandaling magpaalam siya na manligaw dito. Dahil oo kaagad ang sinagot ni Mavi sa kanya na aniwang hindi malang nagdalawang isip na bigyan ng permiso ang binata. Siguro ay may isang buwan pa lang nakalilipas simula nang huli siyang manligaw sa dalaga nang sandaling sagutin siya nito sa panliligaw. Nawala man ang lisensya at trabaho niya, kahit na papaano ay wala na rin naman siyang pinagsisisihan ngayon dahil muli nang bumalik sa kamay niya ang babaeng minsan niya na rin nabitawan noon. At nangangako rin siya sa sarili niya na kahit na anong mangyari, hindi-hindi niya nahahayaang mawala pa sa kamay niya ang dating nobya na ngayon ay girlfriend niya na rin. "Hindi ba't sinabi ko na sa'yo nung una pa lang na kapag iinom ka dapat moderate lang?" Asik niya habang nananatili pa rin nakapasan sa likod niya si Mavi na ngayon ay langong-languna sa alak na ininom niya. "Gaya ngayon, buti na lang at naroroon si Maple. Eh kung wala siya ron, sino magbabantay sa'yo? Sige nga." "Huwag mo nga akong pangaralan," singal ni Mavi bago siya suminok na natatawa na lang na inilingan ni Noah. "Boyfriend lang kita, hindi kita tatay para pangaralan ako ng ganyan, okay?" Hinampas naman ni Mavi ang balikat niya na natatawa niya namang ininda habang patuloy siya sa paglalakad. "Ang sabi ko, boyfriend lang kita, Noah. Boyfriend lang kita." Paulit-ulit pa nasambit ni Mavi na ikanalawak naman ang ngiti niya, hindi kalaunan. Tumango siya habang patuloy sa paglalakad. "Tama yan. Boyfriend mo ko. Huwag kang mag-alala dahil sa susunod. Asawa nang itatawag mo sa akin. Pagkatapos na naibubuo tayo ng sarili nating pamilya kung saan ako magiging tatay ng mga dinadala mo." "Nakikinig ka ba sa akin, Noah?" Singal ni Mavi bago namumungay ang mga matang lumingon kay Noah na ngayon ay may ngiting nakaukit sa labi nito.
Boyfriend lang kita, hindi kita tatay. Oo na, boyfriend na. Natatawa niya pang pagsuko. Kinabukasan ay halos wala nang maalala si Mavi sa mga nangyari kagabi. Marahan niyang iminulat ang mga mata niya at halos mamutla nang makita niyang naroon siya sa isang kwartong hindi pamilyar sa mga mata niya. Pasekreto niyang binalingan ang tingin ng suot niya at halos malaglag ang panga niya nang sandaling makita niyang isang malaking damit ng panlalaki ang suot niya ng mga oras na yon. Good morning, love. Hayop ka, Noah! Angil niya kasabay ng pagbato ng unan sa direksyon ng binata na ikinakunot ng noon ito. Sinamantala mo yung kalasingan ko kagabi, ano? Ginalaw mo ako nang wala akong permiso? Nagdahal sa narinig ay natatawang umiling si Noah na mas lalong ikinainit ng ulo ni Mavi. Kaya naman hindi na rin naman nagtaka pa si Noah nang sandaling dumampot muli ng unan sa gilid niya ang nobya at agad iyong binato sa mukha niya na ikinatawa niya na lang. Hindi ko gagawin yon, okay? Aniya bago siya patalong na upo sa gilid ni Mavi at agad na niyakap at hinalikan ng pisngi ng nobya upang pakalmahin ito. Isa sa mga kasambahay kong babae ang nagpalit ng damit sa'yo kagabi dahil nasukahan mo yung dress na suot mo. At saka huwag ka mag-alala dahil hindi ko gagawin yun nang walang permiso mo, Mavi. Hindi naman ako mapagsamantala tulad ng mga lalaking kilala mo. Malaking respeto ko sa'yo. At isa pa, hindi ko gagawin yun nang wala kang malay. Siyempre, gusto kong marinig lahat ng ungol. Pwisit ka! Singal ni Mavi sa kanya kasabay ng pagkurot sa tagiliran niya. Kaya naman hindi niya na nagawa pang sundan ang sinabi niya. Naging maganda naman ang relasyon nilang dalawa ni Mavi. Minsan ay may umaabot sa puntong madalas sila kung magtalo, lalo na sa tuwing makikita ni Mavi si Noah na may kasamang babae. Hindi pamilyar sa mga mata niya. Ang masama niyang kutob sa binata ay mas lalo lang ding nadagdagan nang sandaling bisitahin niya ito mismo sa bahay nito. Nakita niya ang dalawa na nag-usap sa mismong veranda ng kwarto ni Noah nang may minsan niya itong binisita at halos malaki ang mga mata niya sa gulat nang sandaling marinig niya ang iyak ng dalagang kausap ni Noah nang sandaling yon. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, Noah. Buntis ako. Aniya dahilan upang mapabuntong hininga na lang ang binata bago niya hinilang babae at agad itong niyakap. Nagdahil sa gulat at pagkagitla ay hindi kaagad nakagalaw si Mavi sa pwesto niya. Bahagya siyang napaatras sa kinatatayuan niya, kaya naman hindi na naman siya nagtaka pa nang sandaling matabing niya ang vase na nasa gilid upang mahulog ito at mabasag na ikinatalo naman ang dalawa na nakatayo sa veranda at nag-uusap. Mabilis na namilog ang mga mata ni Noah bago siya nagmamadaling tumakbo patungo sa direksyon ni Mavi. Sa halip na magpaabot sa binata ay walang ibang nagawa si Mavi kung hindi ang nagmamadaling tumakbo palayo hanggang sa hindi na nga siya naabutan ni Noah. Hindi niya alam kung bakit, pero tila ba nawarak at muling nadurog ang puso niya nang dahil sa nasaksihan. Buntis ang babaeng yon. Posible nga ba na si Noah ang ama ng dinadala nito? Imposibleng hindi. Hindi ba? Bakit siya iiyak kay Noah kung talagang wala silang relasyon? Pwede siyang umiyak sa balikat ni Noah kung... Isang giling lang ginawad ni Mavi sa sarili lalo na nang bumalik sa alaala niya ang nakaraan. May ilang buwan ang nakakalipas simula nang mangyari ang lahat. Pagkatapos ng nasaksihan niya sa bahay ni Noah ay hindi na siya muling umuwi pa sa bahay nila. Hindi na rin naman siya muling nagpakita pa kay Noah kaya naman natitiyak niyang hanggang ngayon ay hinahanap pa rin siya nito. Sa ngayon ay wala na siyang pakialam sa binata. Ni hindi niya man lang ito hinayaang magpaliwanag kaya naman kahit na may ilang buwan ang nakalilipas hanggang ngayon ay wala pa rin siyang ideya kung tama nga ba ang suspecha niya. Tama nga ba na buntis ang babaeng yon at ang nobyo niya ang ama ng dinadala nito? Tama nga ba ang suspecha niya na lihim ng nambababae si Noah nang hindi niya nalalaman? Hindi ba siya makapaghintay na maikasal silang dalawa at nakuha niyang mambuntis ng ibang babae? Agad na sumamang mukha ni Mavi nang sandaling makasalubong niya sa isang klinik si Noah at ang babaeng yon. Hindi tulad noon, bahagya ng lumilitaw ang baby bump nito, kaya naman hindi niya naiwasang makaramdam ng sama ng loob. May ngiti sa mga labi ni Noah habang inaalalayan niya ang babae na maglakad, kaya naman hindi rin nagtaka pa si Mavi ng bahagyang umasim ang mukha niya. Naramdaman ni Noah na may nakatayo sa harapan nila, kaya naman bahagya siyang nag-angat ng tingin.
na walang malawak ng ngiti sa labi niya nang muli niya makita si Mavi sa clinic na iyon. Mavi? Congrats nga pala sa inyong dalawa. Maasim ang mukha niyang bate, dahilan upang magkatinginan ng dalawa. Hindi mo naman nabanggit sa akin na magiging tatay ka na pala, Noah. Eh di sana naging present na ako sa lahat ng check-up ng babae mo. What are you talking about, love? Natatawang tanong ni Noah bago pa siya lumapit kay Mavi at agad itong niyakap ng mahigpit na bahagyang ikinalaki ng mga mata niya. Hindi ko alam. Gustong sumama ng loob ko sa'yo dahil iniwan mo na naman ako. Alam mo ba kung ilang buwan kitang hinanap? Ni hindi mo malang ako hinayaang magpaliwanag sa mga nakita mo nun. Anong kailangan mong ipaliwanag sa akin, Noah? Natatawang singhal ni Mavi bago siya kumalas sa yakap ni Noah na ikinanguso naman ito. At saka hindi ka ba nahihiya sa misis mo? Nangyayakap ka ng ibang babae sa harap mismo ng babaeng nilalandi mo? Ang kapal talaga ng apog mong lalaki ka. Nang dahil sa narinig ay bahagyang natawang babaeng buntis na kasama ni Noah. Kaya naman walang ibang nagawa pa si Mavi kung hindi ang magtaas ng kilay dito. Nangingiti itong naglahad ng kamay sa harapan niya. Habang si Noah naman ay walang ibang nagawa kung hindi ang magpigil ng tawa sa gilid nila. Ikaw siguro ang nobya ni Noah? Anito sa marahang tinig na ikinaangat ng kilay niya. Ako nga pala si Isabella. Don't worry and don't be jealous, sweetie. Sinasamahan lang ako nitong kapatid ko sa check-up naming dalawa ng baby ko dahil hindi available ang asawa ko today. You're his what? Nagugulat niyang tanong dahilan upang natatawang pumagit na si Noah sa kanila bago siya yumakap sa bewang ni Mavi at inilahad ang kapatid niya. Noah? Ate, this is my jealous girlfriend, Mavery. Anito bago siya ngumiti kay Mavi na hanggang ngayon ay nagugulat pa rin sa nangyari. Mavi, this is my older sister, Ate Isabel. Sa New Zealand siya lumaki kaya alam kong hindi mo pa siya nakikilala ng personal. Bihira lang din kasi siyang umuwi sa Pilipinas kaya hindi ako makahanap ng tiyempo na maipakilala ka sa kanya. Walang ibang nagawa si Mavi kung hindi ang nahihiyang tinanggap ang kamay ng kapatid ni Noah na natutuwa naman itong initian. Kahit na ganun ang nangyari, hindi pa rin minasama ng kapatid ni Noah ang mga salitang binitawan ni Mavi. Sa totoo nga lang ay agad na siyang nagustuhan ito. Base kasi sa mga kwento ni Noah sa kanya, ay gustong gusto niya ang dalaga kaya naman hindi na rin naman siya pumagitan pa sa dalawa. Na hindi mo man ako hinayaang magpaliwanag, love. Eh, sa hindi ko nga alam eh, okay? Naiiritang sabit ni Mavi nang maihatid nila si Isabel sa bahay nito. Ni hindi mo man lang nga sinabi sa akin na may kapatid ka pala. Ang akala ko'y only child ka lang ng mga magulang mo. Hindi ko naman alam na interesado kay. Natatawang sabit ni Noah bago niya hinarap ang dalaga at niyakap ito sa bewang na ikinanguso na lang nito nang dahil sa labis sa pagkapahiya sa nangyari kanina. Huwag ka mag-alala. Sa oras na ikasal tayong dalawa, ipapakilala kita sa buong angka ng mga magulang ko. Ultimong aso at pusa ng mga pinsan ko, ipapakilala ko sa'yo. Magtigil ka nga, Noah. Ngumisi si Noah sa kanya bago niya nilapitan ang mukha ng dalaga at agad itong hinalikan sa noon na ikinapula naman ang mukha ni Mavi. Ang ganda mo talaga, Mavery. Hindi ako magsasawa sa ganda mo. Sana mabawi ko lahat ng mga panahong nasayang sa pagitan nating dalawa. Aniya na namumula nitong ikinangusap. I can't wait to marry you, love. Pangako, ibibigay ko sa'yo yung assurance na alam kong deserve mo. Mamahalin kita ng tapat at ipaglalaban na kita sa lahat pagmula sa araw na to. I love you, Noah. Tanging sagot ni Mavi bago siya yumakap sa leeg ni Noah. Tumingkayad at tuluyan na nga itong hinalikan sa labi na tinanggap naman ito ng buong buo. Hindi kalaunan ay tuluyan na ngang namanhika ng dalawa sa pamilya ng isa't isa. Hindi tulad noon ay tanggap na siya ngayon ng mga magulang ni Noah. Kaya naman labis-labis ang tuwang nararamdaman nilang dalawa ngayon. Nang sandaling maayos ang lahat, ay tsaka lang nagpakasal ang dalawa sa isang pribadong isla kung saan tanging mga malalapit lang sa kanila tulad ng kaibigan at pamilya ang naging imbitado sa kasal na lang dalawa. Ang sabi nila, ang tunay raw na pag-ibig ay handang maghintay kahit na ilang taon man ang dumaan. Kung kayo talagang para sa isa't isa, tadhana na mismo ang gagawa ng paraan upang muling mag-cross ang landas ninyong dalawa. Dahil ang tunay na pag-ibig ay dumadating sa tamang panahon at sa tamang pagkakataon.
Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!